Ito na naman po tayo sa isang edition ng NECO o yung tinatawag nating New Empowered Consumer Orientation. Yan. So, sa mga nandito na po, I'm counting around 225 na mga magigiting nating taga-subaybay sa Easy Talks ng Empowered Consumerism. So, muli, binabati ko kayo ng good morning, good morning, good morning. So, sa mga nandito na po, siguro mas maganda, pusuan nyo na po and then i-share nyo na po sa mga downlines nyo, mga kagrupo nyo, mga crosslines nyo o yung mga gusto nyo makapakinig, lalong-lalo na po yung mga bago o bagong sali sa Empowered Consumerism. Yan, na gusto nyong matuto paano gawin ng mas mahusay, mas maganda, mas tama ang negosyo natin. Yan, kasi mahirap gawin ang isang business o isang negosyo pag hindi mo alam yung gagawin mo. So this is the right avenue para matuto tayo. Yan, so bago ako mag-umpisa, sige, isulat nyo na dyan o i-mention nyo na po yung mga leaders nyo, mga downlines nyo, mga business partners nyo na gusto nyong matuto muli sa empowered consumerism. Yan, tapos habang umiinom ako ng kape, sige, mag-mention-mention na po kayo ng mga pangalan ng mga gusto nyong makapakinig. Yun, may mga puso-puso na, talagang pinusuan na. Yan, sige, mamaya, isa-shoutout ko kayo ha. Pahigop muna ng kape. Lalo na ngayon, dahil dito po sa Manila po ay napaka kanina, ulan-ulan, di ba? May mga ulan, so taglamig, lalo na po sa mga nanlalamig dyan, tawag dito, nanlalamig ang mga karelasyon. Ito ang mas maganda, yung mga hindi po makakatanggap ng tsokolate ngayong Valentine's, okay, uminom na lang po kayo ng kape. Kape ng Empowered Consumerism, mas healthy pa. Okay, ang dami nyong pagpipilian ng mga variants o mga flavors, di ba? Sobrang dami. Ako usually, ininom ko po yung burn, yan, yung sugar-free. Yeah, para sa nang-aalat na umaalat na relasyon. Yan, si Nelson Rojas, good morning daw. Team Mountaineer's Dream. Baba, na Mountaineers, sigurado ko ito mga umaakyat ng bundok itong mga to eh. Bakit Mountaineers? O Shirley May Lim, watching from Malaysia. Wow, ano yung maganda, Joyce's? Sinabi mo maganda. Yan, sige, mention-mention na. Ang dami nang nakikita ko, minimension nila yung mga siguro mga gusto nilang makapakinig. Uy, Sir Erwin Manos ng Las Piñas. Yan. Long time no si Sir. Mula nung nagkaroon ng pandemic ay hindi na nakakaikot. Oh, Ma'am Lorifel Brillantes ng Iloilo. Yan, good morning. Yan, good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat dyan? Yan, so parami na tayo dito habang nag-aantay tayo ng iba pa na gusto makapakinig. Kasi sayang naman pag hindi nila naumpisahan. Yan, yung tawag dito, yung topic natin tonight is about NECO or yung New Empowered Consumer Orientation. Okay, from the word orientation, lalo na po sa mga bago, di ba, mga bagong sali, yung kaka-join lang, or probably, or Sir Dindo Hibaya, how are you sir? Yan, nasa Bohol, yan, is watching with us right now. Yan, lalo na po yung mga, hindi lang po actually para sa bago yung mga gantong topic. Para din sa mga distributors o yung mga kasama natin, mga business partners natin na medyo nagpahinga, yan, nanghina. Uy, ayan si ang ating speakers bureau, si Annie Pearl. Yan, watching daw ang Team 24/7. Yan, parang ka-tie up ang 7-11. 24/7, nasa 300 na tayo habang nag-aantay pa tayo ng ibang mga tawag dito, mga partners natin, mga business partners natin. Yan, higup-higup muna ng kape. Watching from Bulacan si Angelica. Angelica, ang Aquiliano ba yan? Ang Aquiliano. Sarap talagang magkape, lalo ang malamig yung panahon. Hindi kinaya ng aking hoodie yung lamig kasi ay sinindi ko pa yung aircon. Uy, Rose D. Gatan from Bulacan. Yan, is watching with us right now. Abraham Nasa. Yan, ito si Abraham Nasa yata ay ano, isang tawag dito, isang astronaut. Si Abraham Nasa ng Easy Global Family. Yan, under kay Sir Mon Alburo, ang isa nating tawag dito,
Hall of Famer. Okay? Yan, sige, ang daming nakikita ko mini-mention, mention diyan, mention dito, JR Ladog watching from Davao Occidental. Divers. Ba, may mga divers pa. May mga nalalaman silang divers. Olive Fabella watching from Mandaluyong. Sa loob ba yan o sa labas? Olive. Yeah. Sige, mention. Habang di pa tayo nag-uumpisa, Jeannie Baraka, Calamba, Laguna with Alex International. Oh, Rose, sino to? So, Roseline Araño is watching. Good morning. Yan, o si, ang ating suke sa Easy Talk, si Honey Crisia Nolasco. Yan, daming minemention. O si Teddy Bear daw, sarap magkape. Oo naman, lalo na pag mainit ang tubig. Huwag lang malamig, ha? Oo, kasi hindi na kape yun. Probably yung tinatawag nating, yung mga cold coffee ng iba-ibang... Uy, watching from Tagum, Annalyn Saliva. Parang munti ko nang nabasang saliva eh, saliva. Okay, Annalyn Saliva ng Tagum. So Davao, tagal ko nang di nakabalik ng Tagum. Noel Acebo watching from Batangas, Joy Pascua watching from Taguig. Yun. Oh, mayroon pa nagpa-mention. Sandy Daseda watching from Quezon City. Okay, familiar ba sa inyo yon? Yan. Okay, watching from Cabuyao, Laguna from Blue Eagles International. Kanino yung Blue Eagles na yon? Yan. Oy, thank you, Honey Criza. Okay, nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat. Yan, sige, mention nyo na. Habang di pa ako nag-start, kasi pag nag-start ako, ayaw kong maistorbo, ha? Oo, hindi na ako mag-mention, not unless sa dulo na. Oy, Marlene, pamintuan, nasa La Union, yan. Oy, Sir Monacab, good morning. Ang ating isang magiting na Speakers Bureau from Bulacan, si Sir Monacab. Jane Morales, Mati City, Davao Oriental. Miss ko na sa Mati. Oo. Na-miss ko na yung pagsakay sa light plane. Yan, hindi na ako nakaulit. Mylen Junko watching from Bacolod. Yan. Ano ba yung Bacolod? City, is it City of Smiles? Si tama, no? City of Smiles. Kasi ang Iloilo is City of Love. Parang, or baliktad. Bahala na kayo, ha? Pero alam ko, City of Smiles ang Bacolod, ang Iloilo ang City of Love. Lynn Okay watching from Pangasinan. Uy, ang kababayan ko from Pangasinan. Orlin Alisoso. Uy, naku naman, ano ba apelyedo yan? Watching from Taguig, ACI. Oh, under sa ACI. Steve D. Guzman, shout out from Japan. Wow, galing Japan. Oh, si JL Lagonio, watching from Santa Rosa, Laguna. Ang ating guest this coming Wednesday sa Easy Talks. Ang i-interviewin nila, si JL, si Jinky. Okay, nang under din sa UEI family. Anyway, gusto ko lang i-mention ang buong grupo ng UEI, okay? Na paborito akong kunin na speaker sa grupo, iba-ibang sangay ng UEI. Maraming salamat sa trust nyo sa akin, ha? Annalyn Ora watching from Jordan. Yan. So probably, pwede na tayong mag-start. Mamaya ulit ako mag-mention ng mga names nyo. Yan. Good morning, Zinaida Basergo, M1 Infinity Family. Hello po, hello. Yeah, oh, City Smile, tama ako, sabi ni Angelica. Thank you. Okay, anyway, start ko muna yung sharing ko, ha? Baka mamaya hindi pala pumasok, daldal ako ng daldal, ano? Okay, wait lang, guys. Intay ko munang mag-appear yung PowerPoint ko. Yan. Sana wag magloko. Yan. Lumabas na ba? Okay, yan. Kailangan ko ng monitor dito kasi kuminsan hindi sabay sa live tsaka sa monitor. Yan. So, antayin ko na lumabas sa live natin. Yan, direct. Parang walang lumalabas sa live natin na PowerPoint. Oh, yan. Hindi yata nila nakikita ang aking PowerPoint. Yan. Are you seeing it? Yan na. Ang bagal. Yan, oo, kasi sa akin dito, as I'm seeing sa aking main monitor, okay, naka full screen na ako pero sa live natin parang wala. How is this? Direk, ang tagal mag full screen eh, oh. Ang tagal mag full screen sa live natin. Yan, abang inaantay nating mag full screen, tagal, no? Bagal. Nakikita nyo ba? Yan, kasi sa akin, full screen na ba?
Direct full screen na ba? Parang hindi full screen sa live. Full screen na ba? Okay. Oh, naka-full screen na ako direct. Ayaw lang sa live. Ayaw lang sa live. Ayaw mag-full screen sa live. Yan. Sige, direct. Sige. Naka-full screen na ako direct. Promise. Wait lang guys ha, habang hinantay natin mag-full screen, parang hindi siya naka-full screen eh. Oh, iba yung nakikita ko dito sa monitor ko, dalawa monitor na tinitignan ko, hindi siya full screen. Uy, Ma'am Judah, how are ya? From Las Piñas. Guys, comment nga kayo kung anong nakikita nyo. Oh, hindi pa raw naka-full screen. Yan, mahirap kasi pag hindi naka-full screen, maliit tignan. Yan. Oo nga, hindi. Yan, wait natin ha. Ganito yung problem actually the last time na nag-live din kami sa Echo. Yeah, I did. Wait lang guys ha, habang inaantay natin. Bagal oh. Ang dami ko ng pinindot, ayaw mag-full screen sa live. Pero dito sa akin, full screen na talaga. Oh, may technical problem tayo ha. Sorry guys, ha, hindi ako ano ha. Hindi ako techie na tao ha. Yan. Pero pag mga gusto nyong matuto, yan, pwede sa akin. Pero pag techie, pag-uusapan, I'm sorry guys ha. Oo nga, hindi pa full screen. Hero Marivic de la Cruz from Kuwait daw. Sa Kuwait siya. Wait lang ha. Habang naantay natin maayos yung full screen natin. Yan, full screen na. Can we see? Lumabas ka na para makapag-umpisa na tayo. Ayaw talaga sa live, oh. Naka-full screen na talaga ako, promise, sa main board ko. Sa live. Yan, okay na. Okay, pambihira, oh. Iba-ibang monitor ko. Magkakaiba yung lumalabas. Meron na yatang nagpaparamdam na espiritu dito. Dapat espiritu ng puso, eh. Yung lumalabas, bukang iba yung nagpaparamdam. Anyway, yan na. Naayos na natin. Okay, so new empowered consumer orientation. The how and why of the business. Yan, nasisilaw ako. Pwede bang tanggalin ko muna yung glass ko? Yan, nasisilaw ako kasi sa ilaw. Yan, mamaya na yung shoutout. Ang dami pang nagpapa-shoutout. Thank you, Ma'am Judah. Thank you. So, ano ba yung topic natin tonight? Okay, mostly kasi nang sasabihin ko tonight, lalo na yung mga sa mga bagong join, di ba? O yung mga nakapag-join na, pero medyo may mga pagdududa, may mga takot, or iniisip nila baka hindi nila magawa ng tama yung negosyo. Yun yung mga mostly na pag-uusapan natin, okay? So sana antabayanan nyo hanggang matapos tayo ha. Baka it will take us five years bago matapos, okay? Okay, first pag-usapan natin is doubt and fear. Yan. Syempre, lahat tayo nung nag-uumpisa may pagdududa at may takot. Yan. Duda as in walang kaduda-dudang doubt at fear na katakot-takot na fear. Yan, alam ko marami sa ating ganyan, 'di ba? Yung duda, pag-usapan natin. Ayun. Uy, may lagawe ifugaw tayo. Si Celine nangilihan. Okay? Hello. Yan. So lumabas na. Ako ay naninibago kasi doon sa live natin na nadidelay yung paglabas niya. Okay, so please bear with me ha, kasi nangangapa ako doon sa live tsaka sa monitor ko, hindi sabay nag-lumalabas. Yan, yung mga technicalities natin, okay? So duda at takot. Number one na pumapasok sa isipan natin is duda at tsaka takot. Duda na baka hindi kayo maman, baka hindi mo kaya, baka hindi para sa'yo. Yan, good morning, Alge, Byron. Okay, pag-usapan muna natin yung duda, guys ha. Duda, sabi niya, you're just thinking about it, but it's already happening. Ibig sabihin, yung mga pagdududa mo, actually, parang ano eh, parang tawag dito, iniisip mo pa lang, nagki-create ka na ng problem.
Yan, parang ano yan eh. Talagang magkasama actually yung duda at saka yung takot. Yan, laging magkasama yan. Pero duda more on parang wala kang tiwala, hindi ka sigurado. Yan, yan yung feeling of uncertainty, no conviction, di ba? Or lack of conviction, hindi ka makonvict na pwede kang yumaman, pwedeng mangyari sa'yo, di ba? So yun, pinagdududahan mo. So normal naman yan guys, lalo na pag nag-uumpisa. Kasi ako, kung tatanungin niyo po ako, when I started this kind of business, tong industry dito sa, kung tatanungin niyo kung sino yung madudang tao, ako yun, number one ako doon. Bakit? Talagang hindi ako naniniwala. Number one, first na duda ko is, sabi ko, maraming mga tao na mataas naman yung pinag-aralan, pero hindi kinikita yung mga nakikita kong kumikita ng malalaki before nung nag-start pa lang ako sa network marketing. Kasi doon na-encounter ko na yung security guard dati ng 7-Eleven but they earning millions. Sabi ko, bakit ganun? Ang dami nga dyan nakapagtapos ng pag-aral pero hindi kinikita ito. So anong meron ito? So nagdududa ako, baka mamaya sabi ko, scam, di ba, hindi totoo, niloloko lang yung mga tao, yan. So probably, marami sa inyo, ganyan yung mga nararamdaman o naiisip nyo. Yan. So pag-usapan muna natin yung duda na yan. Yan. Kasi alam nyo ba, ang duda, minsan yan ang nagiging hindrance para tayo maging successful. Yan. Huwag nyo natin ngayon itsura ha, yung itsurang nagdududa ha. Okay? So, tandaan nyo kapatid ha, pag ikaw hanggang ngayon may duda ka, huwag kang magtataka bakit nahihirapan kang gawin yung business. Why? In the first place kasi, ang dami mo nang pinagdududahan. Baka hindi ko kaya, baka hindi para sa akin, baka hindi ako yumaman, baka maloko lang ako, di ba? Ang dami mong baka. Kaya pagtingin mo sa salamin, minsan mukha ka ng kalabaw, di ba? Ang dami mo kasing baka. Yan. So, yun yung ano, ulitin ko ha, normal yan. Pero sana wag mong patagalin. Wag mong patagalin yung pagdududa na yan. Kasi yan ang papatay ko minsan sa mga pangarap natin. Yung pagdududa natin. Naintindihan nyo po yun? Yun ang pumapatay. Kaya kung minsan marami akong nakakausap, minsan isang taon na sila, dalawang taon na sila, tatlong taon na sila. Pag in-interview ko sila, kaya naman pala tumatagal. Kasi hanggang ngayon, ang dami nilang pagdududa. Oh, ibig sabihin, marami na silang na-encounter na tao na yumaman sa empowered consumerism. But up until now, meron pa rin duda. 'Di ba? May yumayaman na pero may duda pa rin. So doon eh, hindi magkatugma, 'di ba? Yung mga naririnig mo sa nararamdaman mo o tawag dito, yung pakiramdam mo. Kasi nga pinagdududahan mo. You yourself, ikaw mismo pinagdududahan mo yung sarili mo kung kaya mo bang gawin, kung yayaman ka ba rito. So for sure, mahihirapan ka talaga. So, minsan ang hirap, hindi yan doon sa ibang tao eh. Pagsasabihin mong, ang hirap naman mag-imbita, kung minsan hindi mahirap mag-imbita. Ang hirap, nasa'yo, hindi doon sa iniimbitahan mo, ikaw. Kasi kung minsan, ikaw na yung nag-iisip, parang ganito, may gustong, may kakausapin ka, pero unang papasok sa isipan mo, baka hindi sumali to, baka hindi maniwala, di ba? Baka hindi niya kaya kasi tambay lang yan. Ikaw na yung nagdedesisyon doon sa prospect mo. Pinagdududahan mo na. Kaya, wait lang guys ha, medyo hinaan ko lang yung aircon ko. Nanginginig na po ako sa lamig ha. Napakalakas, mamaya maging yelo na po ako dito. Parang si, ano ba yung tawag doon? Si, yung sa snow. Yeah, si snowman. Okay? So yun. Diba? Kuminsan, ikaw eh. Yung iba, pag nakakausap ko, sir, ang hirap mag-imbita. Hindi mahirap. Kaya ka nahihirapan kasi minsan ikaw na ang nagdedesisyon doon sa mga prospect mo. Diba na minsan hindi mo pa alam kung gusto, aayaw, kung interesado, pero dahil sa pagdududa mo, nakapag-decide na. Hindi mo na masabi yung tama doon sa tao para maniwala siya sa'yo. O ayan, sabi ni Maricel Vanilla, walang tiwala sa sarili. Eh kung ikaw nga walang tiwala sa sarili mo, mas lalo yung ibang tao. Ikaw nga walang tiwala sa sarili mo eh. So tandaan nyo ito mga kapatid, mga kaibigan. Ang una dapat na pagkakatiwalaan mo para maging successful ka, yung sarili mo. Diba? Paano titiwala ang ibang tao? Paano maniniwala ang ibang tao sa'yo na ikaw pa lang inumpisahan mo ng pagdudahan ang sarili mo? I am bot! Diba? Yan yung problema sa atin eh. Yung duda na yan eh.
Yan, mapapalimang kape yata ako neto ah. See? So labanan niyo yung duda na yan, okay? Actually may training ako na mga paano ba ma-overcome yung duda na yan. Yan. Ano ba yung mga steps paano mo ma-overcome yung duda? Ulitin ko, normal yan, pero wag mong patagalin. Yan, sabi ni Dina Ambot daw. Oh, yan, lumalabas na yung mga Bisaya natin na mga tawag dito, taga-subaybay. Yan. So wala kang conviction sa sarili mo. So you need to convict yourself first. You need to alam nyo, madali lang talagang mag-imbita. Kung yung sarili mo, naimbitahan mo na. Naiintindihan nyo? Ibig sabihin, i-convince mo muna yung sarili mo na ikaw ay yayaman, na madali ito, na kaya mo, nayayaman ka rito, magiging milyonaryo ka. E ikaw nga mismo hindi kumbinsido sa sarili mo. Paano mo ngayon isishare ang isang bagay na ikaw hindi kumbinsido? Probably nung nag-join ka, hindi dahil convince ka. Nag-join ka kasi na-excite ka. Magkaiba po yun sa naniwala o na-excite. Pag na-excite, yung parang ano lang, panandalian lang kasi ang excitement eh. Naintindihan nyo? Oh, pero pag naniwala ka, minsan na kahit mahirap yung isang bagay, pero pag may tiwala kang mangyayari sa'yo, it will happen. Pero kung na-excite ka lang, madaling mawala yung excitement na yan. Oh, di ba? So maraming mga distributors na sumasali. Tama? Oh, sabi mo, sumali naman. Oo, sumali. Pero baka mamaya, ang cost ng pagsali niya na-excite or pinilit mo. Yan. Kaya kayo, ako tinuturo ko yan lagi ha, huwag niyong pilitin ang prospect niyong sumali. Kasi pag ang tao na pilitan, walang conviction sa loob yan, walang commitment. Naintindihan niyo? Walang pagkakaiba yan sa total, malapit na yung ano ha, araw ng pag-ibig ha, sa February 14. Ewan ko ba, bakit nila tinawag na araw ng pag-ibig ang February 14? Di ba? Ewan ko ba, ibig sabihin ba, February 14 ka lang magmamahal? Yung ibang araw, anong yun? Araw ng atay? Di ba? Araw ng bituka? Ay, ambot? Ewan ko ba? Dapat araw-araw ng puso, hindi lang February 14, yan yung mahirap sa inyo eh. Okay, so yun. Di ba? Oh, di ba? Ang dami nang may tama dito, oh. May tama. Wala na bang mali? Panay tama? Okay, so yun. Naiintindihan nyo? You have to convince yourself first bago ka mag-convince ng iba. Kaya yung iba, ang problema, pag bagong join, pinag-i-invite nyo agad. Eh, yung in-invite nyo, pinilit nyo lang, napilitan sumali. Kaya ang tendency, when they invite their prospect, kuminsan nare-reject. Bakit? Pag hindi kumbinsido ang tao, kung ikaw mismo hindi ka kumbinsido, how could you convince other people? Dapat i-convince mo muna yung sarili mo. Am I right? O ayan, tama. Ang dami ng tama. Tatamaan na kayo talaga sa akin eh. Naintindihan nyo? O mamaya, pag-usapan natin ng higit yung duda na yan ha. O, eto na. Ay, pag-usapan naman natin yung fear. Yan, fear, false expectation appearing to be real. O parang ganito, naalala ko nung kabataan namin, kami nila Sir Jan, okay? Lalo na yung lugar namin sa Pangasinan because we hail from Pangasinan. I was born and raised sa Pangasinan. Yung lugar namin doon, actually, ano eh, pag lumabas ka, lalo sa gabi, sobrang dilim yung paligid. Tapos yung likod ng bahay namin, river na yun, ilog na, as in, ilog. As in, yung tubig ng ilog, nandun na sa pader ng likod ng bahay namin. Ganun yun, yung bahay namin sa probinsya. Tapos sobrang dilim. Sa paglumabas ka ng gabi, pag nagkakatakutan kami, eto na, di ba? Lalo nung malilit pa kami. O, yan yung pag nag-aaway-aaway kami, magkakapatid, magtatakutan. O, may multo dyan, di ba? May multo dyan. Ikaw naman, usually ikaw, pag sinabing may multo, lalo pag matatakutin ka, matatakot ka. Pero ang question, have you seen a ghost? May nakita ka ba? Wala. Di ba? Sinabi lang na may multo, naniwala ka, natakot ka. Tama? Yun yung mali sa atin. O, katulad din sa negosyo, di ba? Huwag kang sasali dyan. Scam yan. Hindi totoo yan. Lulokohin ka dyan. Tama? Paano mo malalaman? Eh, naka-base ka sa sinabi ng iba. Sa sinabi ng ibang tao. Eh, ikaw nga hindi mo pa na-try. Hindi mo pa sinubukan gawin yung negosyo. Hindi mo pa nasubukan ma-reject. Tama? Tapos, maniniwala ka sa sabi-sabi. Yan ang mahirap sa mga naniniwala sa sabi-sabi. Yang mga matatabil ang bibig. Okay lang sana kung yung mga sinasabi ay positive. Minsan, ikinakasira ng pagkatao ng isang tao yung paninira. Pero when in fact, yung sila mismo,
pagtitignan mo, hindi naman malinis na tao. Tama? Oh, see, ganun din sa negosyo natin. Sasabihin nilang, scam yan, hindi totoo yan. Tama? Pero pagtitignan mo, ano ba yung background nung nagsabi sa'yo? Ano ba yung background niya? Scammer din pala. Oh, ngayon sabihin nila, walang mangyayari sa'yo dyan. Tignan mo. Oh, sumali siya. Ikaw ba? Sinubukan mo na? Oo. Anong nangyari? Wala. Ano bang ginawa mo? Wala din. O wala talagang mangyayari kasi yung nagsabi sa'yo, walang ginawa para may mangyari sa kanya. Probably may ginawa pero maling sistema. Naintindihan nyo yun? Yun. So, parang pagkain, di ba? Minsan, you're basing kung ano yung sinabi ng ibang tao. Hindi masarap yan. Tama? Huwag mong kainin yan, hindi masarap yan. You base on that. Pero hindi mo pa natitikman. Eh, mga kaibigan, mga kapatid, magkakaiba panlasa natin. Marahil sa kanila hindi masarap, sa'yo masarap. Tama? Pero dahil hindi mo tinikman, nagbe-base ka dun sa sinabi. O, di sana, kung tinikman mo masarap pala, eh di ba, dinatikman mo. Yan, yan yung mahirap. Ganon din sa negosyo natin, di ba? O, kaya kami nila, sir, dyan, di ba? May multo dyan. Wala ka pa naman nakikita eh. Di ba? Yun yung tinatawag na false expectation appearing to be real. Yan, ini-expect mo that there will may lalabas na ghost diyan, 'di ba? Oh, ngayon nakatatak na sa utak mo 'yun. Kaya kahit wala ka pa, kahit usok lang yung nakita po, sabi mo, uy, may nagpakita sa akin. Usok lang ng sigarilyo, may nagpakita na sa iyo. Yan, yan yung sinatawag na false expectation appearing to be real. Oh, yan. Tatandaan niyo ha, halos magkaasawa 'to eh, yung doubt, yung duda at saka yung fear. Yan, kuminsan because ang dami mong iniisip, baka, ang tawag doon overthinking. Masyado ang dami mong iniisip. So, when you overthink, tandaan mo 'to ha, when you overthink, you're just creating a problem that doesn't exist. Uulitin ko ha. Okay. Pag marami kang iniisip, when you overthink, yung baka hindi para sa akin, baka hindi ko kaya, baka hindi ako yumaman, baka mahirap yan, baka hindi ko kaya yan. Ang dami mong iniisip, tama? You're just creating a problem that doesn't exist. Hindi mo pa nga nasubukan eh. Diba? Natatakot ka na. Hindi ko kaya yan. Sinubukan mo na ba? Hindi pa. Yan. Perception. Wrong perception. Yan, kaya yung duda mo, yung takot mo, nagkakahalo. Yan, halo-halo na yung duda, yung takot mo. Anong resulta? Anong resulta? Oh, yan yung nagiging hindrance bakit hindi ka nagiging successful. Yan yung nagiging hindrance bakit hindi mo makuha yung goals mo. Tama? Pero minsan hindi mo pinagdudahan nung nag-apply ka ng trabaho. 'Di ba? O, nung halimbawa, sa mga empleyado, nag-apply ka ng trabaho, hindi mo pinagdudahan kung yayaman ka ba doon o hindi. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, o, kung anumang kumpanya, have you thought of this? Na pag nag-apply ka, yayaman kaya ako rito? May mangyayari kaya sa akin dito? Wala ka namang inisip na ganun eh. Hindi ka naman nagduda eh. Tama? Ay, ikaw, gusto mo kasi ma-hire ka. Tama, ma-hire ka na pag ikaw ay na-hire, di ba? Pumasok na ba sa isipan mo o naalala nyo ba na nung kayo ay nag-apply ng trabaho, sinabihan kayo nung nag-interview sa inyo, nung kumausap sa inyo, pag ikaw na-hire dito, yayaman ka rito. May nagsabi na ba? Wala, di ba? Tama, wala nagsabi. Di ka nagduda. Pero nung na-hire ka, di ba, tuwang-tuwa ka. Pero hindi mo naman ikakayaman. Gagamitin ka lang naman. Pero dito, ang dami magsasabi sa'yo, pwede kang yumaman, di ba? Pwede kang milyonaryo na may ipinapakitang mga pruweba. O, di ba? Pag nung ikaw ay inimbitan, kinausap, ang dami ng pinakitang pruweba na may mga yumaman na rito. Pero anong unang pumasok sa isipan mo? Nagduda ka agad. O, di ba nakikita nyo ngayong picture? When you applied for a job, hindi ka nagduda. Dito, nung kinausap ka at yayaman ka, pinagdudahan mo, pero dito, meron ng dito sa Bong Consumerism, may proof. Dito, sa in-applyan mong trabaho, wala namang proof. Ay, sus naman. Diba? Yan yung point ko. Kaya, huwag kayong magtataka, bakit yung iba sa inyo, hirap. Pero, hindi ko sinabing masama ang empleyado. Baka mamaya, ma-misinterpret nyo, binabalansi lang natin ang buhay natin. Okay? If you have a job right now, good for you. Okay, good for you.
Yun nga lang, ang question is, ano bang gusto mo sa buhay mo? Yan. At the end of the day, ano ba yung gusto mong ma-achieve? Ano ba yung mga pangarap mo ba? Makukuha mo ba rito? Diba? Or okay ka na dyan sa kalagayan mo? Yan. Pero uulitin ko, hindi ko sinabing masama ang maging empleyado. I've been an employee for how many years? Ang sa akin lang naman, ganito yung pinagbatayan ko, ha? Baka sabihin nyo, uy, ang sasama naman ng mga empleyado. No, because without those employees, ang isang kumpanya rin hindi tatakbo. Tandaan nyo po yan, ha? Sa akin lang kasi, ang pinagbasihan ko, magpapakahirap na rin lang ako, magpapakapagod na rin lang ako, di ba? Magpapakapuyat na rin lang ako, sisiguraduhin ko dun sa nagbabago na ang buhay ko, yung yumayaman na ako. Yun yung basis ko. That's why I left my job. Yan, tinalikuran ko. Bakit? Kasi gusto kong magbago ang buhay ko. I want to earn more. Bakit? Kasi hindi enough yung kinikita ko doon. Because I'm just a janitor before sa Nestle Philippines, I was just earning 8,000 per month. So, hindi enough sa akin yon. So, kung hindi enough yon, anong gagawin ko? I need to look for some greener pastures. Yun. Nagigets nyo? Hopefully, naiintindihan yung sinasabi ko, ha? So, hello sa mga bagong pasok dito sa sa Easy Talks NECO session. Yes po, Sir Bong, sabi niya. Okay, so let's move on. Common fears. Pag-usapan natin tong common fears. Number one, pyramiding scam. Diba? Have you encountered people na yan yung mga sinasabi nila? Pyramiding scam? Oh. First and foremost, pag sinabing scam, kasi maraming ganyan, naglilipa na ngayon yung mga scam na company. Okay? Paano mo ba na madi-differentiate ang company kung legal siya o scam? Yan. Legal ba? Legit ba to? Or this one is an scam? Ano ba yung basis mo? First, ang scam na company, hindi tatagal yan. Okay? Pangalawa, wala yung mga papers. Yan. Paghahanapan mo ng papers sa mga tawag dito, mga ang daming dapat kunin, di ba? DTI, Food and Drugs Administration, ang dami mong kukunin ng mga permit, tama? Pangalawa, minsan ang scam na company, walang produkto. Walang tangible na produkto, kuminsan pangako lang. Dito sa Empowered Consumerism, makikita nyo naman napakarami nating produkto at hindi lang sinasabing produkto. Yung mga produkto natin is world-class products. Ibig sabihin, pang-tournament, pwedeng ipanglaban. Nagigets nyo? So, basis mo lagi dyan is, kung legal ba yan, dapat may papers yan. May mga papeles. Yan, yung mga tinatawag na legalities para masabing legal. Yan, yung mahirap kasi sa iba eh. Kahit alam na nilang legal, sige, tataya sila. O kaya, ayan, pag lumabas na illegal, pinasara, iiyak naman sila. Ay, naku naman, ang sasarap sa bunutan ng mga buhok sa ilong. Okay, sana tayo, maging wise na tayo ngayon, guys, ha? Kasi naglipa na yan, marurunong yan mga yan. Lalo na pag ang may hawak ng mga yan ay mga sindikato. Alam nyo naman siguro yan, mga kapatid, mga kaibigan, di ba? No, so, yun yung mga scam companies, di ba? Walang produkto, walang legalities, hindi tumatagal, di ba? Sa atin nga, nakapag-open pa tayo ng mga offices natin, not only here in the Philippines, Asia, may Europe tayo at meron din tayong Africa. Oh, so legal and ang company has been existing for 15 years now. Sabing 5 taon na. Oh, so paano masasabing scam? Oh, number 2 is I'm too shy o mahihiyain ako. Oh, mahihiyain, probably that's your problem. Problema mo mahihiyain ka. Alam nyo ba guys, nung nag-start ako dito sa gantong business, way back 1997, yan yung pinakaunang dilema ko. Bakit mo nasabi yan, Sir Bong? Kasi mahihiyain ako. Hindi lang halata. Bakit? Kasi nga, na-overcome ko na yung pagiging mahihiyain. Yan. Even you ask our, tawag dito, even if you ask our, yung mga kamag-anak namin, mga pinsan na, even you ask Sir John, totoo yun. Bakit? Alam nila sa buong family namin, sa kin namin, ako yung pinakamahihiyain kasi meron akong inferiority complex. Yan, alam nyo ba yung inferiority complex? O sa mga hindi nakakaalam, ang inferiority complex po, pinsan po yan ni sports complex. Yan, at least alam nyo na ngayon, no? Okay, hindi, joke lang po yun, ha? O, gusto ko lang tumawa kayo kasi ang hirap naman, lagi kayong seryoso, di ba? Okay,
Inferiority complex ay sobrang mahiyain. Yan. So, kaya nga nung nalaman ng mga ibang kamag-anak namin na si Sir Bong ay isang trainer, speaker, nagulat sila at hindi naniniwala. Because why? Mahiyain akong tao. Pero hindi nila alam na yung pagkamahiyain ko pala, na-overcome ko na because of this industry, itong network marketing. Yan. O, katulad nito, o, may mga pumapasok na scammer sa atin. Yan, o, nakikita nyo ba sa mga comment section natin? Yan ang mga scammer. Yan, yan yung mga walang kwentang tao. O, alam na nilang legal yung pinag-uusapan natin, sumisingit sila dito. Ayan, o, labas ng labas sa akin, nakikita nyo ba? Scammer yan. Tandaan nyo, scammer yan. Okay? Ang dami nila. Ang daming scammer. Okay, ano pa? Distant office. A while ago, I was speaking to some of our distributors. Yan yung mga problema nila kasi may tawag dito, may mga lugar na wala tayong existing na BCO or branches. Sabi nila, sir, medyo hirap kami kasi tawag dito, malalayo yung mga BCO or probo kasi nga may restriction pa tayo. Diba? Dahil mga meron tayong tinatawag na pandemya, okay? So, sabi nila, malayo yung opisina. Actually, para sa akin, napakababaw na dahilan pag sinasabi mong malayo yung opisina. Or probably meron kayong mga prospect na ganyan yung mga reason nila bakit hindi sila sumasali. Because malayo yung office. Eh, yung iba nga, nakapag-abroad pa, mas malayo yun eh. Iniwan pa yung mga pamilya nila sa Pilipinas just to work abroad. Di ba mas malayo yun? Mas malayong magtrabaho sa ibang bansa na wala ka pang kasiguraduhan kung maganda ba yung mapapasukan mo, di ba? Ibig sabihin, ikakabago ba ng buhay mo? Meron akong mga nakakausap, lalo na pag may mga session ako sa mga, tawag dito, yung mga OFWs nating mga kababayan o mga kaibigan, ang tatagal na nila sa ibang bansa, di ba? Sabi ko, tumagal ng 20 years, 25 years, di ba? Lumaki na yung mga anak nila, yung pamilya nila. Parang sa akin, ewan ko, kasi nakatagal sila na malayo sa mahal nila sa buhay, di ba? Tapos ito, di ba, ang kagandahan ng sa atin, sa tulong ng internet tsaka ng Facebook, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na malayo yung malayo yung office eh. Katulad nung natin yung sa online na store natin, di ba, ginagawan pa ng paraan yan, pagagandahin yung services diyan. Kaya huwag kayong mainip. Okay, so, alam niyo naman may pandemya. Syempre, medyo alam niyo na mahirap kumilos, pero ini-improve po yung mga yung mga facilities natin, lalo na yung online store natin. Oh, so ano pa yung pwede mong idahilan na malayo yung opisina? Tama? Okay. So next, I don't have time, I don't have money. Wala akong oras, busy ako. Okay lang naman maging busy. Oh, di ba? Kung yung kinabibisihan mo, ikinakabago ng buhay mo. Diba? Ang hirap kuminsan, busy ka sa isang bagay na hindi naman nagbabago buhay mo. Busy ka sa isang bagay na tinutulungan mong makuha nung taong pinagtatrabahuan mo yung mga pangarap niya. Doon ka busy. Pero yung sa sarili mo, sa pamilya mo, wala kang oras. Diba? I don't know. Sa ibang tao. Okay, di ko naman sinabing mag-resign ka. Actually, maraming gumagawa nito part-time eh. Pwede mo naman pagsabayin eh. While you're working, do the business. Pwede naman eh. Hindi ko lang alam. Kaya yung hirap actually, mind over matter. Tandaan nyo yan. Yung hirap, mahirap mag-network. Mind over matter yan. Iniisip mo kasi lagi, mahirap. Okay? Pero hindi mo iniisip nung nagtatrabaho ka ngayon, hindi mo iniisip, mahirap. It won't last long. Baka hindi daw magtagal ang company, Empowered Consumerism. Ano ko naman, 15 years na and still going strong. Yan, at marami pa kayong aabangan na tawag dito na dinidisenyo ni Doc Ed. Yan, maraming salamat sa ating visionary president dahil marami pang pasabog na ilalabas na mas ikakaganda ng negosyo natin. Yan, thank you Doc Ed. Yan, we love you Doc. Ano pa? I don't have acquaintances to invite. Oy, wala nang maimbitahan. Okay? Ako hindi naniniwala diyan. Ah, do you believe that? Ang dami kong naano. So, wala na akong maimbitahan. Hindi ako naniniwala doon. There are 8 billion people on this planet right now.
Oh, di ba? Ilan pa lang ang member ng Empowered Consumerism. Dito na lang sa Pilipinas, hindi mo maubos ang tao. Huwag na lang sa Pilipinas, sa barangay nyo na lang. Pinaliit ko na ha, barangay nyo na lang. Sino, saan man kayo naroroon, sa barangay nyo pa, lahat ba ng tao doon narinig na Empowered Consumerism? Hindi pa. Oh, pero bakit ayaw mong i-share? Kasi ang alam mo, sineshare mo lang isang opportunity sa mga taong kakilala mo. That, but don't you know kung sino pa yung hindi mo kakilala? Hindi naman 100%, ha? Kung sino pa yung hindi mo kakilala, yun pa yung mga naniniwala sa'yo. Pero yung mga kakilala mo na, yun pa yung nag-aantay, bumagsak ka, di ba? Na hindi ka pinaniniwalaan. Ang dami, guys. Ako, almost lahat ng mga direct downlines ko, hindi ko naman kilala. Nakilala ko lang sa convenience store, nakilala ko sa mall, nakilala ko sa gasolinahan, nakilala ko sa airport. Pero yung talagang kakilala mo, yung kuminsan yung kababata mo pa, kaklase mo pa, sila yung talagang pagtatawanan ka, lalaitin ka, ang kaya masakit. Kasi nga yung mga ine-expect mong maniniwala sa yung tao, hindi maniniwala yan. O ayan na. Okay, bumibigay yung ating ilaw. Okay, ano pa? Kaya ako hindi naniniwala sa walang maimbitan. Ang problema kasi ganito, pinipili natin yung mga taong iimbitahan natin. Bakit? Kasi minsan, hinuhusgahan mo na, katulad nung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Ikaw na ang nagdidesisyon doon sa mga taong pinoprospect mo. Ay, baka hindi sumali yan. Kasi tambay lang yan, walang pera yan. Yun na, tapos na ang boxing doon. Sayo pa lang, dito pa lang, nag-umpisa na yung negative, hindi yung kausap mo. Ikaw ang negative, hindi yung kausap mo. Bakit? Kasi minsan, ikaw na ang nag-iisip nang ano yung idedesisyon niya eh na hindi mo pa naman kinakausap. Yun. Yan. So, huwag kayong maniwala na walang maimbita. Ang daming pwedeng imbitahan. Oh, diyan sa cellphone mo, phone book mo, ilan ba ang taong nakalista diyan? Lahat ba na imbitahan mo na? Sa Facebook, there are billions of users ng Facebook. Ang daming pwedeng imbitahan. O pinaliit ko na nga ay barangay level na lang eh. Marami sa inyo, hindi nyo pa tawag dito na imbitahan lahat ng kabarangay nyo kasi nga hinuhusga nyo. Tambay lang yan oh. Huwag mong huhusgahan. Diba? Bakit? Kasi ang isang tao kahit walang pera yan, mahirap yan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral yan, pag nagustuhan niya ang isang oportunidad, gagawa ng paraan yan. Ulitin ko ha, gagawa ng paraan yan. Marami nga sa inyo nakapag-join, walang pera, ginawan nyo lang ng paraan. Uulitin ko, hindi masamang umutang. Pwede kang umutang, ang masama yung hindi nagbabayad. Mga ano nga dyan, mga bilyonaryo, bilyon-bilyon, milyon-milyon inuutang just to put up a business. Diba? O sila nga, hindi natatakot eh, na mag-invest na gandun kalaking pera. O sa atin, how much? 8,999, sabi mo ng 9,000, i-times 7 mo man yan, hindi pa rin ikakalugi kung ikakabago ng buhay mo yan, di ba? Yan. So, wag niyong sabihin sa akin, walang maimbitan. Ang daming pwedeng imbitahan. Tama? Lalo ngayon sa panahon natin may pandemya, ang daming mga tricycle driver na walang, hindi nakakapamasada, jeepney driver, o tricycle driver, jeepney driver, taxi driver, bus driver, isama mo na yung screwdriver nyo. Yan. Kung wala ka na talagang maimbitan, ang dami kaibigan kapatid, ang dami. Oh, huwag kang mauubusan. Okay? Imbitahan mo muna yung sarili mo. Hindi ka kasi convinced, kaya sabi mo, wala nang maimbitan. No. Sa akin, ang dami kong naimbitan, hindi ko nga kilala eh, di ba? Pero don't ever expect na lahat ng kakausapin mo would believe you, would join you. Oh. Actually, kuminsan 90% of mga taong in-invite mo, they will turn you down. Napakaliit lang yung porsyento ng maniniwala sa iyo, and that's very very normal. Parang sa deck of card, yung deck of card, 'di ba? Sa baraha, there are 52 pieces, apat ang alas. O pag binalasa mo, bumunot ka, ilang porsyento alas agad 'yon. Sometimes yung aces, yung alas nasa dulo, pero wag ka sigurado may apat na alas. Kaya huwag ka, ibig sabihin, huwag kang hihintong magbunot, huwag kang hihintong mag-imbita. Kasi meron at merong alas dyan. Hindi mo nga lang alam kung saan, kailan, sino yung magiging alas mo. Pero pag huminto ka ng bumunot, hindi mo talaga makukuha yun. Hindi talaga lalabas yun. So anong ibig sabihin? Mag-imbita ka lang na mag-imbita kasi merong nakalaan na alas para sa'yo. Huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Lalabas din yan, huwag kang mainip.
Yan. Okay? Ano pa? I'm not good in speaking. Hindi naman kailangan magaling kang magsalita. Maraming nagsasabi, Sir Bong, ang galing mo kasing mag-speak. Natural. Ilang taon ko nang ginagawa to. Ano ba ngayon? 2021. So I started 2014. Tama? O 17 years. O going 18 na. 17 years na akong speaker. O wala pang empowered consumerism. I've been a speaker from the previous company na sinalihan ko. So been doing this business for 17 years now. Natural. Magaling na ako. Natural. Alos araw-araw, ito yung ginagawa ko. Mas magulat ka 17 years na akong nagsasalita, nag-i-speak, tapos hanggang ngayon hindi pa marunong. Hindi naman kailangan magaling ka mag-speak. Ang importante, may imbitahan ka. Magaling ka magsalita, hindi ka naman nag-i-imbita, di ba? Bakit? Kaya nga may training team, kaya may mga vice president tayo, kaya may mga speakers bureau tayo. O isipin nyo kanina, binanggit ko yung mga nakita ko ditong mga nag-tawag dito, nag-comment, nag-mention. O andyan yung mga magagaling na speaker natin from the speakers bureau to my fellow training team to the vice president. O isipin nyo, yun yung advantage na actually ng company. Bakit? Yung company ang nag-provide na sa inyo. So hindi mo na kailangang magaling. Isipin nyo dito sa atin sa empowered consumerism. O, di ba? Nakikita nyo pa ba ako sa empowered consumerism? Tawag dito, almost every day meron tayong easy talks from Monday to Sunday, meron. So hindi kayo mauubusan ng papakinggan. Di ba? From Monday to Sunday. Sa Sunday may echo tayo. O ano ba yung Tuesday? Last night was the leaders training of Sir Christian Enrile. Naiintindihan, bukas naman may interviewin na naman ang mga naging successful. Kanina nagparamdam si Jinky. O, di ba? Ano pa? So, wag mong isipin lalo na pagbago ka. Syempre, natural hindi ka agad magaling magsalita. Pero as you go along doing the business, habang tumatagal ka, yung mga ginagawa ko, gagawin mo na rin. Dudunong ka rin, kaibigan. Hindi lang ako yung marunong, hindi lang speakers bureau, magaling ka rin. Darating yung time para sa'yo. Basta ang isang bagay na lagi mong ginagawa, di ba? Matututunan mo rin yan, gagaling ka rin. Yan. Umpisahan mo ngayon. So, syempre, sa umpisa, hindi ka medyo blankado ka, di ba? Hindi maganda yung bagsak. Okay lang yan kasi nag-uumpisa ka. But as you go along, marami kang matututunan. Okay? Ano pa? I've tried it before. Nasubukan ko na yan dati. O sumali na ako sa ibang kumpanya. Hindi naman ako yumaman. Question. Ano bang ginawa mo para mayumaman ka? Para magbago buhay mo? Wala naman eh. Di ba? So yun yung basis. O parang ganito yan. Parang sa relasyon. Di ba? For example, meron kang ex. O hindi kayo, ang tawag doon, yung pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. O ibig sabihin ba, doon pa lang hihinto ka na? So you look for, 'di ba ang gagawin mo tendency you look for another one. Minsan pa nga sabi mo sa yung commitment ba, yung sinasabihin mo na hindi ko kayang mabuhay pag mawawala ka. Ngayon lang 'yan, after 2 months, and ka na naman, meron ka na naman, 'di ba? May mga ganun. 'Di ba? So never huwag kang maglalagay ng period. Tandaan nyo yan, ha? Kasi nandun ka sa pain, yan. Probably, naloko ka dun sa ibang company na sinalihan mo, yung isang company, yung previous company na sinalihan mo, naloko ka, or mali yung ginawa mo, ibang sistema, kaya hindi ka naging successful. But that doesn't mean, yan na yung end mo. Yan, look for a company na baka ito na yung mapapangasawa mo, yung nakalaan para sa'yo, yung magiging forever mo. Malay nyo, itong empowered consumerism, yung magiging forever mo. Diba? See? Ano pa? It's difficult. Mahirap. Totoo namang mahirap. Kasi, yayaman ka. Lahat ng bagay na ikakayaman mo, mahirapan ka. Diba? O, kasi kung ito madali, Jesus, lahat ng tao nandito na, lahat ng imbitahan mo nandito na, madali pa lang yumaman dito. No. So, diba? Tandaan nyo to. Mahirap talaga to. This is not to discourage you, lalo na yung mga bago, ha? This is not to discourage you. Sinasabi ko lang yung totoo, mahihirapan kayo dito. Pero I will assure you, huwag ka lang mag-give up. No matter gaano man katagal, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, basta nagpatuloy ka lang, diretso ka lang, pagpatuloy mo lang, darating at darating yung time, yayaman ka rin magbabago buhay mo. Meron lang talaga yung mabibilis, meron yung matagal para sa'yo. So para sa akin, hindi mahalaga kung kailan ka yayaman. Kung first year mo, second year, third year, fourth year, fifth year, tenth year, hindi mahalaga sa akin. Ang mahalaga, nakuha mo yung pangarap mo.
yun ang mahalaga para sa akin. Kung kailan yun, hindi mahalaga. Ang importante sa akin, magbago ang buhay ko. Bakit? Ilang taon akong naging empleyado, ginawa ko ng lahat para sa akin. Ngunit, nagbago pa rin ng hangarin. Ayaw ko nang kumanta, ha? Okay, na-gets nyo? Ginawa ko lahat, sinipagan ko, nagpuyat ako, 24 hours, 36 hours na duty, ginawa ko yun, nagpresenta ako. Sir, presenta ako, overtime ako, ginawa kong lahat. At the end of the day, luhaan pa rin. Luhaan pa rin yung sitwasyon ko. Hindi ko nakuha yung pangarap ko. But thank God na nagkaroon ako ng isang trabaho na at least nakapag-survive ako. Yun. So hindi, wala namang regrets doon. At least nakapag-survive. Pero yung tipong gusto mong makuha yung pangarap mo, ibang usapan yun. Di ba? Ibang usapan yun. Okay, let's move on. Ano na bang oras? Yan. Next. Fear of failure, pag-usapan natin. Failure in the business, marami sa inyo, kaya ayaw nyong, marami probably ha, ayaw mag-resign o ayaw gawin ng buo 100% yung business natin because still you have a fear of failure. Yan. Katulad ng mga empleyado, marami akong nakakausap, bakit hindi ka nagre-resign? Kasi, sir, natatakot ako, baka walang mangyari sa akin dito. At least, meron pa akong work presently na tawag din, nakakatakot kasi pag hindi ako naging, tawag dito, successful sa empowered consumerism, paano na yung buhay ko? Eh? See? Doon pa lang may fear ka na. So hindi ka convicted talaga, may duda ka na. Yan. So minsan hindi mo alam yung pinagtatrabahuan mo, yung company pinagtatrabahuan mo, yung may-ari noon bago naging successful, ang daming failures na pinagdaanan. O mababasa niyo naman yan, mga successful na tao, bago sila naging successful, there's a lot of failure. Michael Jordan, sabi niya, in my entire career I've missed more than 9,000 shots. Michael Jordan, kilala niyo siguro. Oh, mahigit 9,000 na tira ang tinira niya na nagmintis. Pero look how successful he is. 'Di ba? Right now is a multi-billionaire in dollars, ha? Hindi pesos 'yun, in dollars. 'Di ba? Naging successful yung si Thomas Edison who invented our incandescent bulb. Oh, 'di ba? Sabi niya, I did not found 10,000 ways to become to be 10,000 ways to fail. I just found out 10,000 ways to become successful. Bakit? 9,999 times siyang nag-fail. Ibig sabihin, nag-imbento, failure, imbento ulit, failure, invento, failure. Hanggang yung ika-10,000 times niya, ito na yung incandescent bulb natin. So sabi niya, kung hindi ko pinagdaanan yung failure na yon, I wouldn't be successful. So ibig sabihin ganito, tanda niyo to ha, pwede niyong isulat yan sa mga nagsusulat. Ha? Failure is your highway to success. Failure is not the opposite of success. Failure is your highway to success. Yun yung kailangan mong pagdaanan to become successful. That's why, huwag kang matatakot mag-fail. Okay? Kaya parang sa buhay natin, di ba? Pagpabasihan natin sa buhay natin, okay? Sa buhay natin, nauuna yung test, okay? Yung exam, bago yung lesson. Sa school, nauuna yung lesson bago exam. Okay? Dito sa atin, sa business, mauuna yung test, exam, bago ka matuto. Yan. Katulad ko, yung itinuturo ko sa inyo ngayon, yung mga binabanggit ko, everything of it, galing sa experience, yung mga natutunan ko. Kasi ang dami kong napagdaanang failures bago ako naging successful sa empowered consumerism. May mabilis, may mabagal. Ako ang tagal. Yan. Thank you, Grace. Ma'am Grace Trelia. Yan, sinulat niya. Failure is your highway to success. Thank you for that. Yan. O, huwag niyo lang isulat yan. Sa notebook niyo isulat para lagi niyong nababasa yan. Okay? O, naintindihan niyo? Yung failure na yan, huwag kayong matakot. It's okay to fail. At least, doon sa failure na yun, provided, mayroon kang natutunang lesson for you to become successful. Ano pa? Fear of rejection. Natatakot ka, baka ma-reject ka. Eh, kahit naman huwag ka namang mag-empowered consumerism, huwag mong gawin tong business to, huwag kang mag-network, still, ma-reject ka. Na, hindi nyo napapansin, all throughout your life, ang dami nyo ng rejection na natatanggap. Sa anong aspeto? Humingi ka ng pera sa magulang mo, hindi ka binigyan. Failure ka. Na-reject ka, I mean. Diba? Humingi ka. Mama, pahingi akong pera, hindi ka binigyan. Na-reject ka. O, diba? Pumunta ka sa palengke.
O bumili ka, humingi ka ng tawad, di ba? Hindi ka pinatawad. O, na-reject ka. O dito sa Manila, alam niya naman dito sa atin. So maka, para ka ng taxi. Kung galing ka sa airport, sabi mo, mama, kubaw, hindi ka sinakay. Ang arte, di ba? Yung mga driver dito sa atin ng mga ano, ang aarte, namimili ng pasahero when in fact yung anong bang tawag doon? Permit ba 'yon? Yung permit nila o license nila doon sa ruta ng taxi nila is all over Metro Manila. Pero nung sasabihin, hindi ko po ruta 'yan, doon pa lang tingnan nyo. mapipili pa sila, pero akala mo napakaganda ng taxi nila. 'Di ba? Oh, hindi ka sinakay. Failure ka. I mean, na-reject ka. Kahit sa pag-ibig, nare-reject kayo, tama? O, sige nga, comment down. Sino na na-reject sa pag-ibig? Sa inyo. O, ako, nung nag-apply ako ng ano, loan sa pag-ibig, na-reject ako. O, di sa SS na lang ako pumasok. Kala nyo, ha? Iba-iba iniisip nyo, eh. So, ang rejection sa buhay natin is very, very normal. Minsan, hindi mo napapansin. Every day, maraming rejection na ikaw ay tawag dito, na tatanggap. Magkakaibang aspeto. Pero ang question lang is, paano mo ba i-overcome ang rejection? Yun yung question. Yung rejection, normal. Pero ang dapat mong aralin, paano mo i-overcome yung rejection? Yan. Kasi maraming nagtatanong sa akin, sir, paano mo na-overcome yung rejection? Yan. Kasi sa akin, rejection is very, very normal. Yan. Wag ka lang kasing emotional. Kasi ang katapat ng rejection is your emotion. Dapat strong yung emotion mo. Kasi kung weak yung emotion mo rito, talo ka. Bakit? Kasi maraming magre-reject sa'yo. Yun yung tatamaan, yung emotion mo. So, ibig sabihin, dito sa business na to, dapat uunahin mong palalakasin yung emotions mo. Huwag kang emotional. Marami sa atin emotional. Pag na-reject, bakit ayaw niya? Hindi niya, di ba? Huwag kang emotional. Okay? Minsan kasi ang nire-reject naman, yung opportunity na ibinibigay mo, hindi ikaw. Ang problema sa atin, ang ginagawa natin, pine-personal natin yung sinasabi ng tao na ayaw naman talagang gawin yung opportunity na ibinigay mo sa kanya. Pero pine-personal mo, ayan na naman, dumami na naman. Okay? Yung mga ating mga tawag dito, mga scammer. Okay? So, nababasa nyo naman yan. Bahala na kayo, ha? Okay. Hi! Mga rejection na yan. Ako, gustong-gusto ko ma-reject ngayon. Honestly, ha? Lalo sa mga bago, paano nyo i-overcome yan? I-enjoy nyo. Tapos, sanayin nyo yung sarili nyo. Anong ibig sabihin sanayin? Araw-araw, lumabas ka, kumausap ka. Magpa-reject ka ng magpa-reject. Darating yung time, manhid ka na. Yun. Ibig sabihin, ako ngayon, ako ngayon, ang dami ko ng rejection na natatanggap. Pero hindi ko kasi pinapansin eh. Oh, tinatawanan ko pa nga eh. Bakit? Kasi hindi naman ako mawawalan sila eh. Because they've rejected an opportunity kung saan pwedeng rin magbago buhay nila. Eh ako, diba? Nagigets nyo? Ang problema kasi sa atin, yung masyado nyong dinidibdib. Mamaya yan, kayo nang dibdiban ko eh. Di, huwag yung dibdibin. Di ba? Probably ayaw talaga nila. Or probably, baka yung ini-invite mo, hindi naman ibig sabihin seryosong rejection. Baka yung time na yun, hindi niya lang maintindihan yung ipinipresent mo. Baka yung tao, yung prospect na kausap mo, at present, may problema personally, namatayan, hindi mo alam, nasugatan ang puso, binuhusan ng asido, punukpok ng martilyo ang puso niya. Kaya yung time na yon, kahit anong ganda na i-present mong oportunidad sa kanya, hindi maiintindihan. Bakit? Presently kasi, yung emotions niya, may tama yun. Kaya dapat intindihin mo kuminsan bakit ka nare-reject. Alamin mo. Hindi porket nire-reject ka, walang kwenta na yung mga taong nagre-reject sa'yo. Probably, no, kasi no doesn't mean never. Probably, kaya siya nag-no, it's not the right time. May right time. It happened to me for how many times? Dati, nung nag-umpisa pa lang ang company, July of 2016, am I right? Parang mga ganun, July of 2016, meron akong nakausap sa mini-stop dyan sa, tawag dito sa Robinson's Galleria. So, she rejected me. Actually, she's a senior citizen, pero she's a network marketer.
Kasi nakilala ko kasi may hawak-hawak siyang mga parapernalia yung company na kinabibilangan niya that time. So anong ginawa ko? Kinausap ko sa mini-stop. O shinare ko yung company natin. So she rejected me. So okay lang sa akin yun. Walang problema. Ang ginawa ko, update lang ako. Ito na yung company namin. Ito na yung company namin. Until such time, 2017, I was in Samar, in Calbayog. Calbayog, Samar. Kasi may mga friends ako doon. So I went there to do the business, to do network marketing. And then I received a call coming from the officer. May naghahanap sa inyo rito. Babae. Oh. Tapos nag-isip ako, sino kaya naghahanap sa akin? Wala naman akong, di ba? Wala, mahirap na salita, di ba? Sino kaya ito? So when I came home, nagkita kami sa office. Ay, ikaw pala tita. 1 year after. That was July of 2017. So, ayun, tawag dito, in-update ko siya regarding our company. So, yun na, yung company is medyo nag-boom. Yan, nakausap. Tapos sabi niya, may nakapag-invite din sa kanya, kapangalan ko pa, pero hindi siya nag-join. So, she look after me, hinanap niya ako. Okay, hinanap niya ako na tawag dito na dating nag-share sa kanya. Then she joined that time. After 1 year, ha? July of 2016, nung na-invite ko siya, July of 2017 nung siya ay nag-join. Okay? After 1 month, almost 200 agad ang downlines niya. See? Kasi minsan yung tao, hindi yung right time or probably may mga kinabibisihan pa yan kaya hindi niya pa magawa yung business as of now. Yan. So huwag kayong hihinto sa ganun. Okay? Ano pa? Fear of the unknown. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo pinag-aralan yung network marketing. So am I. Wala ngang subject nito eh. Not even one na pinag-aaralan natin dito. Wala ngang NDO na subject nung ang nag-aaral ako eh. Wala ngang ECAP na subject nung nag-aaral ako eh. Walang NECO, walang ECAP, walang ECO, lahat wala. So what I did is, pinag-aralan ko lahat kung anong meron dito. Ganun lang naman, unknown. Di ba unknown? Parang sa pagmamaneho. Yung mga marunong magmaneho sa inyo, nung first time mo, hindi mo naman alam gagawin mo. Di ba? Lalo sa kambiyada, saan mo ilalagay? Primera, segunda, tresera, kwarta, kinta, sixta, o baka yung iba, tinatawanan ako, anong sixta, sir? Wala kang sasakyan siguro, kaya hindi mo alam. Sixta, six speed. Di ba? Hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Pero, as days goes by, habang pinag-aaralan mo magmaneho, mamaya, expert ka na. Alam mo na, pwede ka nang iwan, bumibiyahe ka na. Kung minsan, ang lalayo pa ng biyahe mo. Pero naalala mo ba, nag-uumpisa ka, hindi mo alam gagawin mo. Diba? Nanginginig ka pa, nahawak-hawak ang manubela. Same thing with our business. Hindi mo alam yung gagawin mo. Pero tandaan nyo to, lahat pwedeng pag-aralan. Ang isang bagay, okay, mapag-aaralan lahat yan. Yun ang ginawa ko, pinag-aralan ko. Eight years ang dumaan bago ako naging successful. Ibig sabihin, sa 8 years na pinagdaanan ko, ang dami kong failures. Pero okay lang yun. Bakit? Sabi ko nga, dun sa company yung pinagtatrabahoan ko, 10 years na, hindi pa naman nagbago buhay ko eh. So, I'm willing to wait. I'm willing to learn. Doon nga sa ako'y naging empleyado, ang tagal. Ang tagal talaga. Inip na ako na maging successful, yumaman. Okay lang yun. Bakit? Nakita ko nga yung mga supervisor ko. Magre-retire na. Hindi pa sarili yung bahay, wala pang sariling sasakyan. Sabi ko, sila nga tumagal eh. Ganon yung ano nila, ganon yung sitwasyon nila eh. So when nung nakita ko tong yung industriya ng network marketing, binigyan ko ng chance. Pinag-aralan ko, pero nung una hindi ko alam to. Hindi ko naman pinag-aralan sa school, 'di ba? So ibig sabihin pwedeng pag-aralan. Kaya meron tayong NECO ngayon because para sa mga bago, para sa mga hindi pa alam ang gagawin. Ito yung reason, that's why we have training. May NECO tayo right now on Thursday, 'di ba? May ECAP tayo. May mga leaders training tayo. Kaya pinoprovide ng company 'yon kasi for you to learn. Kasi nga marami sa inyo hindi niyo alam gagawin niyo kasi yung mga nararason niyo hindi ko alam 'to eh. See, kaya nga merong training para matuto ka. Parang lumalabas kami yung mga teacher, 'di ba? Sa school. Kasi hindi mo alam yung 1 plus 1. Dito, ituturo natin. 1 plus 1 equals 1, 8.
Ay, ambot. Okay, next. Oh, deepest reason why. Ano ba yung reason mo? Bakit mo ginagawa to? Kaya pag may nagtatanong sa akin, nahihirapan ka na, di-discourage ka na, frustrate ka, balik ka lang rito. This is very basic. Balikan mo lang ano ba yung reason mo, bakit mo ginagawa tong business na to? Because of your dreams. Hindi lang sa'yo, buong pamilya mo. Diba? Number, unang-unang pumapasok sa isipan mo nung na-encounter mo itong business na to is because of your family. Diba? Your family. Yun yung malalim eh. Actually, hindi naman yung sasakyan, hindi naman yung bahay, kahit magpustahan tayo, hindi naman yun actually eh. Kasi doon sa sasakyan bahay, nai-excite ka lang. Pero the real reason, yung malalim mong reason, is because of your family. Yung pamilya mo, hindi yung sasakyan, hindi yung bahay. Pamilya mo. Kasi gusto mo silang iahon sa hirap. Kung ganun ang rason mo, gaano man kahirap ba para maging successful sa empowered consumerism, susuungin mo. Kasi mas malalim yung reason mo. Hindi lang kotse, hindi lang bahay yan. Pamilya mo. Gusto mo, hindi sila nagugutom na ibibigay mo yung mga pangangailangan nila. O, ngayon sabihin mo, alam niyo sir, pangarap ko mapag-aral yung mga anak ko eh. Kapatid, hindi yan pangarap. Obligasyon yan. Obligasyon niya. Okay? So, laliman mo lang yung reason mo. Pag malalim yung reason mo, bakit mo ginagawa to? Ano mang hirap na danasin mo, i-reject ka man lahat ng kakilala mo, laitin ka man lahat ng mga kaibigan mo, pagtawanan ka man lahat ng mga kasamaan mo sa trabaho, tandaan mo to, still, magiging successful ka if you will just believe in yourself. Nangyari sa akin, pinagtawanan ako ng kaklase, nilait nila ako, di ba? Minsan pa, kahit kamag-anak mo, walang tiwala, hindi naniniwala na magiging successful ka, anong ginawa ko? Pinanghawakan ko lahat yun. Sabi ko, darating yung time, patutunayan ko sa kanila. Di ba? Patutunayan ko sa kanila na I will become successful ka. Kasi nga, pinagdinanas ko yung matinding hirap. Yun yung pinanghawakan ko. Yan, nakaranas ako ng walang makain the whole day, kumakalam yung tiyan mo, matutulog ka na nga lang, di ba? Kala mo may nag-aaway sa loob ng tiyan mo, umiiyak ka, naranasan ko po yun. Yun yung mga reason ko bakit ko ginagawa to. Dahil ayaw ko nang balikan yung mga ganong sitwasyon. Yan, kung ganun ang reason mo, ganun ang pinanghahawakan mo, walang pwedeng pumigil sa'yo kapatid, kaibigan. Yan yung pwede kong i-share sa inyo na tip, bakit na-overcome ko yung mga discouragement na yan. Ito po yun. Next, bakit empowered consumerism? Because you are your own boss. Wala kang boss dito, hindi mo boss ang upline mo. Nagkataon lang sila yung naging sanga para lumabas ka. But you have to respect your upline. Pero that they're not your boss. So am I? No, kahit kapatid ako ng may-ari, hindi mo ako boss. Hindi mo ako boss. Ang boss mo, sarili mo. Dahil ikaw ang masusunod kung anong gusto mong mangyari. Kahit anong ituro ko ngayon, ikaw pa rin naman ang gagawa. Kung ayaw mong makinig sa akin, bakit ko papakinggan yan? Eh, hindi pala nakapagtapos ng pag-aaral, high school graduate. Nasa sayo yan. Kasi ang boss mo, sarili mo. Okay? I'm just here to guide you. Pero hindi ko inaangkin na dapat, tawag dito, dapat gawin mo lahat ang sinasabi ko. It's up to you. What I'm doing right now, dito in front of you, is to teach you, to guide you, di ba? Kumbaga, iniilawan ko lang yung daraanan nyo. Bahala kayo kung anong gagawin nyo sa daan ngayon. Ibig sabihin, I'm giving you light dun sa highway, pero bahala ka, anong gagawin mo? Are you going to pass by? O meron kang ibang daan na alam na gusto mong tahakin? Walang problema sa akin yon. Yan. So, ibig sabihin, boss mo, sarili mo. Hindi ako. Okay? You control the business, you manage your business. Ano pa? This business is flexible. Paano sinabing flexible? Actually, you can do this part-time, you can do this full-time. Yan, part-time, full-time. Maraming gumagawa, lalo yung mga kababayan natin OFWs. Oh, most of you doing this business on a part-time basis. Ang dami kong tawag dito na encounter. Ayan, sila May Agustin, kanina nakita ko yung pangalan ni Chez. Oh, mga OFWs that naginawa ang business for nung nag-umpisa sila part-time. Pero still, naging successful. Gets nyo? So sa mga OFWs natin, mga kababayan dito, kaibigan natin,
if you want to become successful, lalo kayo mga OFW, listen from experiences of yung mga dating OFWs dito. Ang dami nila na naging successful. Yan, kung nandiyan pa si Jess, Chess, kanina na nakita ko yung name niya, isa sa mga naging successful sa empowered consumerism. Marami pa. Ano pa ba? Portable. Bakit? Kasi ballpen at papel lang yung dala mo kahit sa ang lupalop ng Pilipinas, sa ang lupalop ng mundo ka pumunta, you can do the business. Unlike pag may traditional business ka, may sari-sari store ka, diba? O may pupuntahan ka, hindi naman pwedeng itutupi mo yung sari-sari store mo, ibubulsa mo, umalis ka. Or probably, pag aalis ka, wala kang maiiwang magbabantay, isasarado mo, iku-close mo. Unlike our business, dahil may ballpen at papel ka lang, saan ka pumunta, you could present the business. That's how portable our business is. Diba? Ito yung gustong-gusto ko, lalo nang walang pandemya. Because we used to go out of town, kaming mga trainers. Yan, every weekends, Friday, Saturday, Sunday, nasa iba-ibang kami, iba-ibang probinsya. Oh, still, I'm doing the business. Okay, ano pa? Freedom, time freedom and financial freedom. Ito yung pwedeng ibigay sa iyo ng empowered consumerism. Just what happened to a lot of our distributors. Diba? Na mga dating empleyado, dating mga jeepney driver, taxi driver, kasambahay. But because of this opportunity na pinaniwalaan nila at ginawa nila, look at them. They have now their time freedom. Ibig sabihin, gigising sila ng gusto nila, may financial freedom, bibili sila ng gusto nila. Na nung hindi nila ginagawa to, itong gantong industriya, wala pareho yun. Bakit? Kontrolado ka, pag-empleyado ka, kontrolado ka ng amo mo. Kahit na naantok ka pa, wala kang magawa kung sinabi ng amo mo, o pwede bang gawin ito? Wala. Walang time freedom. Ano pa? Leverage or residual income. Dito, ang kagandahan, mali-leverage ka. Pag sinabing leverage, may mga tao na kahit tulog. Halimbawa, dito ka sa Pilipinas, natutulog ka right now, later on, sa gabi. Meron kang mga kakilala na sa ibang bansa, doon naman araw. So, ibig sabihin, kahit tulog ka rito, doon araw sa kanila, ginagawa yung business. That means, even if you're sleeping, pwede kang kumita. So, na-leverage ka. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang gumagawa nito. Maraming gumagawa ng business under you, mga kaibigan mo. Hindi lang ikaw. O halimbawa naman, nagkasakit ka, nawag naman sana, nagkasakit ka for 1 week, nasa bahay ka lang. Because you have a big organization, may malaki kang grupo, hindi naman pwedeng lahat kayo, kung 1,000, 20,000 kayo sa grupo nyo, lahat kayo sabay-sabay magkakasakit. Nagkasakit ka, o may 1,000 ka pa, 2,000, 10,000 mga business partner. Na kahit na nasa bahay ka, nagpapahinga ka, you're recuperating from your sickness, kung ano man yan, o ginagawa yung business nila, yung business, o na-leverage ka. Yan yung kagandahan. Not unlike pag ikaw ay isang manggagawa lamang, pag nagkasakit ka, walang gagawa na para sa'yo. Diba? Either magsisick leave ka, absent ka, walang kita. Not unlike here, kahit may sakit ka, still, you're earning. O lalo na pag akinse, diba? May ayuda coming from the Unilevel, Stairstep, and Unipan Pay. See? Yun yung kagandahan sa atin. Next, attitude. Good learning and listening attitude. Yan. You have to get rid of your pride. Yan. Number one yan na magiging sagabal or magiging hindrance para ikaw ay maging successful if mataas yung pride mo, kapatid. Actually, yan ang isa sa dahilan bakit ang tagal kong maging successful. You know why? Because mas matanda po ako kay Sir John. Okay, so ang feeling ko, mas magaling ako sa kanya, mas marami akong alam. Anong tawag doon? Pride. Though, kasi nga, ang inisip ko, mas matanda ako. Pero hindi ko inisip yung point na mas naging successful siya or mas may resulta siya. Parang ganun. So, ang tagal. Bakit? Kasi kahit anong ituro niya, sabihin niya, wala akong pakialam kasi bakit? Mas magaling ako, mas marami akong alam. So, ang pride pala mga kapatid, mga kaibigan, it could blind you. Bubulagin ka. Yan, na kahit may makita ka na, na may makita kang resulta sa ibang tao, but because of your pride, hindi mo nakikita yun. Kung minsan sasabi mo, katulad nung nagkaroon ng first car surgeon, yung Honda Civic SIR, nung nakabili siya, ang tingin ko, nung pinakita niya sa akin, baka pinahiram lang ng may-ari ng company, pinahiram ng nag-imbita sa kanya. Pride, because of the pride. So naarangan, I was blinded by that. Until
nakabili siya ng second car niya, which is the Ford Explorer. Oh, still, ganun yung thought ko, yung naisip ko. Baka pinahiram ng may-ari para makapag-attract ng mga tao na sasali, nasasama, na maniniwala. So, anong nangyari? I was blinded again. Kaya, nung dumating sa point, nakapag-isip ako, bakit ganun? Sabi ko, mas magaling ako, mas marami akong alam. Pero yung lifestyle o buhay namin, ano, lumalaki yung gap. Payaman siya ng payaman, pahirap naman ako ng pahirap. Yun yung na-realize ko. So I started listening to him. Wala namang problema yun, di ba? Ano mawawala sa akin kung makikinig ka sa kapatid mo na alam mo naman mas successful kaysa sa'yo. So I started to listen to him. O yun yung nakita ko. Dapat pala tanggalin tong pride na to. Pero wag nyong lulunukin yan. Bakit? Sabon po yan. Panglaba po yan. Ha? Ano pa? Attitude of gratitude. Yan. Matutong magpasalamat. Now, minsan yung iba sa inyo, sinisisi yung upline. Si upline kasi hindi naman ako sinasamaan. Si upline hindi ako tinutulungan. Si upline hindi ako nilalagyan ng tao sa ilalim ko. Hindi trabaho na upline yan. Okay? The mere fact na ikaw ay inimbitan sa isang opportunity, dapat dyan pa lang, di ba, magpasalamat ka na. Because kung hindi dahil sa sponsor mo, baka hindi ganyan ang buhay mo, baka wala kang opportunity na makita katulad nitong opportunity na i-share sa'yo ng sponsor mo. Ano pa? Be positive. The quality of your thoughts determines the quality of your mind. Okay? Uulitin ko ha. The quality of your thoughts determines the quality of your mind. Okay? O yan. Sabi nga, you have to put down your pride kasi sabon yan, wag mong lulunukin. Ibaba mo yung pride mo. Okay? Ibaba mo yung pride. Kasi yan talaga ang magiging hindrance for you to become successful. Yan yung nakita ko. Yan yung lesson na natutunan ko. That's why, when I put down my pride, yan, unti-unti akong nagiging successful. Unti-unting nagbabago yung buhay ko. Yan. You just have to learn na kailangan maibaba ko pala yung pride ko. O, minsan parang ganito, pag nagkita kami ni Leo Kaduyak, if ever nandyan ka, Sir Leo Kaduyak ng Tagbilaran, Bohol, o sa mga kagrupo, pag nagkikita kami, when he talks, I listen. Why? Grade 5 lang tinapos noon. At least ako nakapag-graduate ng high school siya hanggang grade 5 lang. But when he talks, I listen. You know why? Kasi alam ko, may alam din siya na hindi ko alam. Bakit? Hindi magiging successful yun if wala siyang idea, wala siyang mga knowledge to become successful. So I listen to him. Ngayon, pag may nakuha ko sa kanya, napulot ako sa kanya, madadagdagan yung knowledge ko. Mas nakakatulong. Kesa naman yung pride mo, ay mas maraming akong alam dyan, I won't listen to him. Diba? So hindi nadadagdagan tuloy yung mga knowledge mo. Okay? Ay, sorry. Saan na ba tayo? Yan. Belief in the company. Yan. Belief in the company. Yan. Kita nyo naman ang company natin na kung ako nakagisnan ko. Di ba? Na ang company natin from the very start. Oh, sabi niya ni Chrisia, powder detergent daw. Kaya wag ngunguyain ha, kasi bubula bibig. Yan. So, nakagisnan ko po ang point na nag-start ang company up until now. So, nakita ko, masasabi ko ngayon kung gaano kaganda ang empowered consumerism. Yan. People come and go. Maraming pumasok, maraming nawala, but still the company stands going very, very strong. Yan, oh, kita nyo man, hindi ko pa nga nailagay kasi lumang slide itong nagamit ko pala. So, na yung mga ibang awards, citations na nare-receive ng Empowered Consumerism not only locally but international award-giving bodies na natatanggap. Ang dami. To those of you who happen to visit our office in Ortigas, sa head office natin, makikita nyo naman yung mga portion doon na nakadisplay yung mga awards and citations natin. So that means legal tayo. Kasi hindi naman tayo a-awardan ng award-giving bodies pag ang company natin is illegal. Tama? So yun yung dapat pumasok sa isipan natin. Ha? So yung belief mo sa company dapat mataas. Lalo na dapat tawag dito na pag nagninegosyo ka at nakita na nararamdaman ng prospect mo yung gaano kataas ang belief mo sa company o at alam mo ipaliwanag, they will listen to you, probably mas maniniwala sila and they will join you. Okay, so next tayo, belief in the products.
Yan, dyan tayo ngayon, ha. Speaking of products naman, maraming nagtatanong sa akin, oh, ako babanggitin ko na sa inyo to, ha. Babanggitin ko na. Because right now, I'm 47 years old. Yan. Pero I don't look like 47, okay? Huwag na kayong kumontra, ako po yung speaker, ha? Huwag kayong kukontra, okay? I'm 47 years old but I don't look like 47. Pag actually nakita mo yung mga kaklasiko, ha? Mga kaklasiko, yung mga kabatch ko, pag nagsasama-sama kami, doon yung makikita ang difference. Totoo po yun, hindi panglalait, pero doon yung makikita ang difference. Totoo yun, bakit? Sila nagtataka, sabi niya, bakit ang baby face mo? Yan, I don't look like yung age ko raw. Parang 30 lang daw. Ay, silang nagsabi nun, hindi ako, ha? Okay, silang nagsabi nun. Anong sabi ko? Because, ano daw sikreto ko? Yung products ng Empowered Consumerism. Yan, syempre lahat yan. Sabon, and ako, religiously, nagtitake po ako ng C24/7. Religious to, pag sinabing religious, on a daily basis. C24/7, Colidus, si Supreme, lalo nung lumabas yan, because we need to tawag dito, boost our immune system panglaban doon sa mga virus na hindi natin nakikita na kinakalaban natin sa buong mundo. Yan. So, ulitin ko, ha? Religiously, itong tinitake ko. C24/7, Colidus, si Supreme, and then at night, I'm taking up Restore Life. Siyempre, coffee. Yan. Katulad ng iniinom ko. Yan, live and coffee. Mm. Lalo na, pag nasa office ako, naku, nakakailang cup ako ng coffee. When, lalo na pag may mga meetings kami, oh, just like tomorrow, yan, meeting na naman. So, another cup of coffee before sleeping, coffee. Ewan ko ba sa akin, minsan hindi ako makatulog na hindi nagkakape, baliktad yung sa iba. Hindi makatulog pag nagkape, ako hindi. Hindi makatulog pag hindi nagkakape. Yan. Parang sa akin, coffee is life. Yan. O kaya doon sa mga walang matatanggap na tsokolate sa February 14 dahil wala kang jowa, magkape ka na lang. Mas masarap pa. Wala pang diabetes. Bakit? Lalo na yung sugar-free na kape natin. O wala, di malayo ka sa sakit. Okay? O yan. Actually, marami pa. Hindi ko na actually nailagay yung mga ibang tawag dito produkto ng Empowered Consumerism, pero alam niyo naman yan. I promise na next time yung isang PowerPoint ko na gagamitin ko, because this is what I'm using right now is the old PowerPoint. Hindi ko kasi nalagay ng tanda yung PowerPoint ko, yun pala yung naklik ko, yung old yan. Pero marami pang magaganda. These products are world class products. Yan. So, thank you very much sa ating visionary president, kasi nakapag-produce tayo ng mga world-class na mga produkto. Yan, na hindi lang nagpapabago sa buhay ng bawat isa, kung maraming natulungan, nagbago ang buhay, umaman, kung hindi sa mga health ng bawat isa sa atin. Okay? So, moving on. Okay, believe in yourself. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mahirap maging successful pag ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo. So number one, isa sa pinakamalaga, yung maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin kung anong kaya ng iba. Kasi yan ang pinanghawakan ko. Okay? Yan yung pinanghawakan ko nung ako'y nag-uumpisa pa lang. Kasi may mga kwento na before na mga dating security guard. Sabi ko nga, itong mga ito hindi nakatapos eh. So anong meron sila na wala ako? Kung kaya nila yon, kaya ko rin. Ngayon, kung kaya ko, kaya nyo rin, mga kababayan ko. Yan. Yan yung mga linyada, yan, no? Hindi pa nakakalimutan. So, maniwala lang kayo sarili nyo. Pagtiwalaan nyo lang sarili nyo na kung ano yung nakayanan ng bawat isang naging successful dito, makakayanan nyo rin yon. Okay? Next, belief in God. I'm not speaking of religion here. Kasi may mga magkakaiba ng religion. But I'm not speaking of religion. Regardless, anuman yung religion na bilangan mo ngayon, you have to believe in your God. Okay? Yan ang isa sa pinaka-importante. Next, commitment level tayo ngayon. I'll try, I'll do my best, I'll do it whatever it takes. Nasaan ka dyan? Yan. Pag sinabing I'll try, susubukan ko lang. Baka sakaling umaman ako. Di ba? Baka sakaling umaman ako. Yan na naman yung baka nyo. Or, I'll do my best. Gagawin ko ang lahat. Or, I'll do it whatever it takes. Pag sinabing whatever it takes, di ba? Mahirapan ka, kutsain ka,
pagtawanan ka, wala kang pakialam because you've decided, nag-decision ka na, na kahit anong sabihin nila, kahit pagtawanan ka, ipagpapatuloy mo to kasi ang focus mo, yung pangarap mo. Dahil hindi naman sila ang magbabayad ng bahay mo, kuryente mo, tubig mo, matrikula ng anak mo, tama? Lahat yon ikaw pa rin ang magpuproduce. So bakit ka makikinig sa mga tao na sinasabi, hindi totoo yan, kalokohan yan. Bakit? Sila ba ni minsan nagbayad na ba ng bill mo sa kuryente? Nagbayad na ba sila ng kinakain ng pamilya mo? Hindi! Ikaw ang nagpuproduce. So why do you have to listen and rely to other people? Ako nga, kahit layuan ako ng kaibigan ko eh. Bakit? Minsan naman, hindi sila nagbayad ng kuryente, tubig ko eh. Bakit ko sila papakaya? Eh di umalis sila, ang totoong kaibigan, yung dadamayan ka sa hirap at ginhawa na pag may isinare kang opportunity, imbis na kutsain ka, tutulungan ka. Yun ang totoong kaibigan. Yan, dapat yun ang malaman nyo. Sino ba ang totoong kaibigan mo? Okay? Next, discouragement. Okay? Do not entertain negative thoughts. Avoid talking to dream stealers. Oh, kuminsan ganito, ang problema sa atin, alam mo nang negatibo yung tao, still, anong ginagawa mo? You entertain them. You entertain them. Walang pagkakaiba yan sa tae. Naglalakad ka, may tae. Diba? Kaya yung mga negatibong mga tao na kausap mo, dapat ang tingin mo sa kanila tae. Kasi pag naglalakad ka, may tae, anong gagawin mo? Diba iiwasan mo? O, ibig sabihin yung mga negatibong kausap mo, instead of entertaining them, iwasan mo na sila. Alam mo na kasing tae, makikipagpustahan ka pa. Pustahan tayo, tae yan, hindi, tae nga, hindi nga, tae nga. O, pustahan, hinawakan, inamoy, tae nga. O, pinagpag, naipalo sa kanto ng mesa. Sabi niya, aray. O, ayan, buti na lang, hindi ko naapakan. Naisubo mo naman. Yan ang problema. O, kaya, pag alam mo nang negatibo yung kausap mo, wag mo nang entertain. Isipin mo lang, tae siya. Tae. Okay? Pero wag namang ganito. Gusto mo ba ng negosyo? Ayaw mo? Tae ka lang eh. Wag mo namang sasabihin sa harap niya na tae siya. Isipin mo lang na tae siya. Pero wag mong sabihin sa harap niya, tae ka, ha? Okay? Ayan na naman yung tae na yan eh. Okay? So alam niyo na, pag may negatibo kayong kausap prospect, tae sila. Tae. Oh, ano yan? Tapon, mabaho, wala kang maidudulot sa akin na maganda. O, wag mong pansinin, layuan mo. Tama? Yun. O, ang dami nagtatawanan, pero totoo. Kasi alam mo ng tae, hahawakan mo pa, aamuin mo pa. Tae nga, negatibo na nga, ine-entertain mo pa. O, tapos sasabihin mo, ang hirap kausap nito. Tae nga kasi yun. I am bot. Okay? Hay. Ano pa? Excitement level mo dapat mataas. 'Di ba? Tama. Taba sabi ni Tin Nuestro, oh, tama eh. Ayan, sige. Gusto ko masaya kayo kasi masyado kayo nagpapa-apekto sa mga negatibong tao. Tawanan nyo sila dahil sila ay tae lamang. Tae. Okay? Okay. Oh, you should be excited. You should always be excited. 'Di ba? Yung kasi yung excitement mo nakakahawa 'yan. Ang hirap kasi sa inyo na mo-prospect kayo, walang kabuhay-buhay mga mukha niyo, walang kabuhay-buhay. Para kang alam mo yung natatae, ayan na naman si Tae, 'di ba? Hindi ka makangiti. 'Di ba? Na mo-prospect ka, nagpe-present ka ng isang opportunity, nakasimangot ka, hindi ka makangiti, pangit ka na, nakasimangot ka pa. Ay, pastilan. Unsa man na. Patay ka diha dong. Yeah, si Maricel Vanilla. Di ba, naintindihan niyo yun? Oh, kung excited ka, just like me. Oh, kulang sa tulog, di ba? Hindi pa kumakain. Mula kanina, wala pang kain-kain. Yung sikmura ko, kumakalam na ngayon. Wala akong pakialam doon. Bakit? Kasi excited ako to teach you. Yung mga experience na na-experience ko to become successful, willing akong ituro sa inyo basta willing kang makinig because I'm excited.
Oh, 'di ba? Huwag niyong pansinin yang sakit ng katawan mo, yang sakit ng ulo mo, 'di ba? Bakit? Those are just mind over matter. Yan. Ulitin ko, mind over matter. Dapat ikaw ang kumukontrol. Dapat excited ka. Oh, sa tingin niyo dito pag ngayon, kaharap ko kayo nagtuturo ng NECO, wala akong kabuhay-buhay. Sa tingin nyo, oh, sabi ni Emilita, kasabot ko Ana. Oh, si Ana daw, nakasabot. Alam ko yun, naintindihan ko. Oh, yan, tama yung sabi ni Luis ba o Luis? Maganda dapat ang aura. Totoo yun. Dapat laging nakangiti. Marami akong kilala ng mga kaibigan, distributor o business partners na pag nakita mo nakangiti, alam mo, di ba pag nakangiti ka, ang gaan ng loob pag nakaharap mo ang isang tao na nakangiti, na pag may problema ka, tapos nakaharap mo nakangiti, smiling face, di ba gumagaan yung pakiramdam? Pero yung, alam nyo yung pag may problema ka na, tapos yung nakaharap mo pa, nakasimangot, parang gusto mo nang pumatay ng tao eh, di ba? I'm sorry, happy tayo. Tama? Oh, kaya tingnan nyo ngayon, tingnan nyo, pag pumunta kayo sa mall, di ba? Yung mga sales lady, di ba? Mga customer service, trained sila na nakangiti yung mga yan. Bawal nakasimangot. Because siyempre, yun yung ano eh, yun yung nakafront sa kanila eh. Dapat, baho man na ang tae, sabi ni Arvin. Ano ba yan? Move on na. Iba na yung pinag-uusapan natin. Ha? Yung excitement natin, dapat mataas. So that, pag may pinrospect kayo, may kinausap kayo, mataas yung excitement nyo, mahahawaan nyo sila. Minsan, hindi pa naiintindihan yung business. Sumasali na bakit nahahawaan na sa inyo. Kasi excited ka lagi. Yayaman tayo rito. Tama? Kaya yung iba, hindi kayo maintindihan. Sabi ko, nasiraan na itong mga to. Maluwag na yung tornilyo. Pero hindi nila naiintindihan kasi yung ginagawa mo. Diba? Kasi excited ka because you know, deep inside you, yayaman ka. Magbabago buhay mo. Because excited ka. Pero yung bagay na yun, hindi talaga nila maintindihan. Okay? So, huwag kang mahihiya ipakita sa madlang people kung gaano ka kasaya kasi nakita mo ang isang opportunity na ikakabago ng buhay mo, na ikakayaman mo. Dapat nga maging excited ka. Bakit? Ang dami nga dyan, walang makitang oportunidad na magbabago buhay na ikakayaman nila. O masaya pa sila. How much more ikaw? Na may nakita ka, 'di ba? Dapat mas masaya ka. 'Di ba? Na kahit ikaw ay pangit, pag ngumiti ka, maganda ka na. Gwapo ka na. Ang hirap kasi pangit ka na, nakasimangot ka pa, murag wak-wak ay patay ka dihat dong. Okay? Next. Oh, malapit na tayo. Okay? First, you have to learn skills tayo ngayon, guys, ha? Skills. First, you have to learn about the business, ECO, product demo, NECO, ASAP, NECO, itong ginagawa natin. I'm sorry ha, hindi ko napalitan to. Kaya nga sabi ko sa inyo luma, ECAP to ha, hindi ASAP, ECAP. Okay? So, tawag dito, pag-aralan nyo yan. Huwag kayong magre-rely sa mga sponsors, apply nyo na sila yung nagpe-present lagi. Because this is your, your own business. Diba? Meron own proprietorship. Yan, sarili mo yung negosyo mo. Oh, haka daw sabi ni Joel. Okay, next. Always take down notes. Oh, those of you who are listening, at the same time writing down, jotting down kung ano man yung natutunan mo right now, that's very very good. Dapat meron kayong ganung pag-uugali. Pag umupo kayo, hindi lang dahil ako speaker, lahat mapaakin my fellow training specialist, to the vice president, to the our BODs, dapat pag nagsalita, dapat ready ka, may ballpen, papel, jot it down. Tandaan nyo to, the weakest pen, ano ba yun? Ito, ayan. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Anong ibig sabihin? Hindi nyo naintindihan na, no? Ang ballpen mo, kahit nagtataian, kahit mumurahin yan, pag may narinig kang bagong idea, isulat mo. Bakit? Kuminsan kasi dahil iniisip mo matalino ka, may narinig ka ngayon na idea, hindi mo sinulat. Ang ganda nun na. O after 1 month, after 2 months, after 1 year, ano na nga ba yun? Eh, hindi mo kasi sinulat. Kasi iniisip mo, hindi mo kailangan. Pero habang tumatagal ka sa business natin, hindi mo alam, kakailanganin mo pala yung mga sinasabi ko ngayon. Yan.
O ano pa, don't leave anytime. O katulad niyan, nung kanina, may mga nakikita akong umaalis na. I don't know, bakit eh, hindi nila tinatapos. Ibig sabihin, tapusin mo, para kang nanood ng pelikula, hindi mo tinapos, tatatanungin mo yung kaibigan mo. Ano ba yung sinabi ni Sir Bong sa dulo? Ay, sabunutan ko yung buhok mo sa ilong eh. Hindi mo tinapos eh. Inumpisan mo na nga eh. Ano pa? Master the Echo, which is the, nandun yung platform natin ng empowered consumerism. You have to master it. Ibig sabihin, dapat ikaw marunong kang mag-present. Next, prospect listing. The more, the better. Everyone is a prospect. Everyone you know is a prospect. Diba? Ibig sabihin, kaibigan man yan, kapitbahay, kaklase, katrabaho, lahat ng K. Huwag lang yung kambing nyo. Okay, hindi niya maintindihan yung sasabihin mo. Prospect list. Oh, ang daming prospect. Phone book, Facebook, ang dami kaibigan kapatid. Huwag kayong maubusan. Number 3, you have to invite. Kasi kahit na ano, gaano man karami yung knowledge mo to do the business, mga napakinggan mo sa amin, murag wakwak, sabi ni Joel. Okay, kahit kaano karami yung napakinggan mo, pero kung hindi ka naman mag-iimbita, useless yung mga natutunan mo. Tama? Saan mo i-apply yung mga natutunan mo? Wala. So when you invite, keep it simple and short. Ibig sabihin, lalo na pag nagpe-present ka online, just keep it simple and short. Okay, lalo na pag nag-uumpisa ka. Pag nag-uumpisa kasi, there are tendency na baka mali yung sabihin mo, mali yung sagot mo, pag tinanong ka, mali. Oh, so dapat maingat ka doon. So ang gagawin mo, keep it simple and short. Why? Ask for help. From what? From your sponsor, from your upline, coaches, mentors, trainers. Yan, mag-ask ka muna ng help na matulungan ka. Okay, wag mong huwag kang yung ano, alam ko yan, alam ko agad yan. No, lalo pag nag-uumpisa ka pa lang. Okay, prone kang magkamali. Yan. Ano pa, second opinion. Oh, pag second opinion, 'di ba? Kumbaga sa doktor, 'di ba? Nagkonsulta ka rito, hahanap ka pa ng ibang doktor para pag kukumparahin mo ngayon, 'di ba? Tama ba 'yung sinabi nito? Titingnan ko nga ito. O pag sa business naman natin, o kung hindi siya tawag dito, hindi siya interesado, o di ba? O punta ka sa mga kaibigan niya or magtanong ka sa ibang tao kung ano yung mga dapat mong isagot, dapat mong sabihin, ask for an opinion from others. Okay? Ano pa? Matching. Alam niyo ba yung matching? O kung may katabi kayo diyan, tignan niyo ngayon. Matching po 'yan. Hindi siya matching ha, matching. Pag sinabing matching, 'yan. My advisor, my bridge, my client, 'di ba? ABC rule tayo ngayon. So pag meron kayong nai-invite, okay, make it sure na hahanap ka ng someone na matagal na sa business na pwedeng kausapin noon. O pag ganito pa, kuminsan ang pagkakamali natin, may in-invite kang, sabihin natin, medyo mataas, ng katungkulan, class A na tao, and then pinakausap mo sa hindi niya ka-level. Yan, imamatch mo dapat. Dapat ka-level niya. Kasi halimbawa, hindi sa minamalit natin ha, halimbawa na nakausap mo mga mayor, mga ganyan. Halimbawa, pinakausap mo sa dating tricycle driver, kung ako yung mayor, kahit anong sabihin netong ano, tricycle driver, kahit yumaman pa siya, ang magiging harang doon is yung pride eh. Me being a mayor, tapos magsasalita sa akin, parang dating tricycle driver lang. Yeah, that's a no-no. So hanap ka ng kamatch, yung medyo mataas ang level. Yan. Kaya tinatawag na matching. Ano pa? Sell or rehash. Yan yung kasi nung ako'y pumasok po sa mundo ng direct selling. Yan po yung terminology namin when we sell products. Rehash. Yan. So, ibig sabihin, wag lang kayong nakatutok doon sa mga imbita. Kaya nga, ang gaganda ng produkto natin eh. So, anong gagawin mo? Mag-rehash ka, magbenta ka rin. Bukod sa nag-iimbita ka, nagbebenta ka. Na hindi nyo ba alam, ang long-term na kitaan, lalo na sa platform natin, is yung produkto. Oh, edi sana kung hindi mahalaga yung produkto, hindi na tayo naglagay ng produkto. Pag hindi ka naman naglagay ng produkto, is scam na tayo. Napakaganda ng produkto. Ayaw mo na magbenta. Ayaw mo mag-share. Bakit? Kasi inuuna mo, imbita ng imbita. Hindi ko sinabing huwag mag-imbita. Pero what if dalawa yung source mo? May source ka na kumikita ka doon sa binary mo, which is the yung mga tao-tao, mga in-invite mo. May source ka ng income mo doon sa produkto. Doon nang gagaling ang alin. Unilevel, Stairstep, Uniplan Pay. Nagigets nyo? So, ang gaganda ng produkto natin, share it to anyone you know. Ang dami pagpipilian. Okay?
yung mga mahilig magpaganda, mahilig magkape, tumambay ka sa punerarya, ayan na, baka kahon-kahon na kape pang maibenta mo. O number 6, baliw. O hindi literal na baliw ha, terminology. Pag sinabing, di ba naririnig, nakakabaliw, terminology lang yun. So parang maging parang baliw yung, kasi na ano mo na eh, na nararamdaman mo na, yayaman ka sa empowered consumerism, nakikita mo na yung liwanag, na tawa, yung end ng tunnel, eto na yung pangarap ko, dapat na mababaliw ka na. Kasi nakikita mo na yung gaano kalaki yung bahay na ipapatayo mo, yung sasakyan na bibilihin mo, yung income na tatanggapin mo buwan-buwan, nakikita mo na eh. Which is, hindi naman yun, ano eh, hindi naman yun kahibangan. Kasi nga, nangangarap ka. Oh, so, dapat maging baliw. Ano ba yung baliw? Believe always life is wonderful. Yan. So, next. SW3 next. Some people will join. Some people won't. So, what next? Ibig sabihin, pag may kakausapin ka, may prospect ka, merong sasali, merong hindi. Kung hindi, gusto mo negosyo, ayaw mo, next. Ikaw, gusto mo rin, ayaw mo, next. Ikaw, ayaw mo rin, next. Ganun lang. Hindi yung gusto mo negosyo, ayaw mo, ikaw, ayaw mo rin, ikaw, ayaw mo rin, ikaw, ayaw mo rin, nawawalan ka rin ng gana. Nagigets nyo? So, laging next, 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 next. Kahit ngayon, may kinakausap ako. I'm still sharing this business na sa mga hindi ko kakilala. Kung ayaw nila, walang problema, next. Diba? Ayaw niya, walang interest, next. Ganun dapat tayo. Diba? Hindi yung nawawalan ka ng gana because hindi lang siya, hindi niya lang gusto yung opportunity na ibinibigay mo, sinishare mo, ayaw ka na rin, eh ang nakataya dito, pangarap mo. Hindi naman pangarap niya, pangarap mo. Ang binibigay mo lang sa kanya, opportunity, para makuha niya rin yung pangarap niya. Pero bakit idinadamay mo yung sarili mo? Dahil umaayaw siya, ayaw niyong pangarap niya makuha, idinadamay mo yung sarili mo. Okay? So, yan. I-ignore mo yung mga tao na hindi naniniwala sa'yo. Yung mga nanglalait sa'yo. Yan, yung mga pinagtatawanan ka, yung hindi naniniwala, yung mga walang belief sa'yo, ignore them. Baka yung iba nagtataka, ba't ganyan yung picture? O pag hindi mo alam ibig sabihin ng ignore, kumuha ka ng itlog, kumuha ka ng nor. Yan. So pag ikaw ay lalabas, lagi kang magdadala ng itlog tsaka nor. O pag may prospect ka, tama? O negative siya, ayaw niyang maniwala, ayaw niyang tawag dito, sumali sa'yo. O ilabas mo yung itlog tsaka yung nor. O tumalikod ka, yun ang ignore. O hindi yung nagpapa-apekto ka sa kanila. Huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Ang gagawin mo lang, ignore. Para maalala mo yon, lagi kang magdala neto. Ayan, dali mo itlog tsaka nor. O pag may mga nakausap kang negatibo, tignan mo yung bag mo. Ito yung sinasabi ni Sir Bong. Ignore ko na. Talikuran mo, maghanap ka ulit ng ibang prospect. I-ignore mo na. Katulad nung tae. Ignore them. Okay? Ignore nyo yung mga tae. Okay? So, good morning guys. To God be the glory. Stop ko lang yung sharing ko. Pero, i-end ko sa, syempre, sa kwento. Yan. Saan na ba tayo? Yan. Okay? So, hopefully guys, may mga natutunan kayo sa maikling presentation ko ng new empowered consumer orientation. Okay? Pero syempre hindi ko siya tatapusin without a story. Yan, kumbaga naging traditional na. Okay? Mahirap man pag online. Ayan, ignore Sir Bong Asperin tae, yung murag ako. Okay? So ito yung kwento before I end, okay? Yung classic na kwento. Okay, alam niyo naman to. Sa next na lang yung iba. O, kasi yung iba narinig na to, pero karamihan kasi nakikinig usually pag ano sa mga bago na eh, okay? So ilan na lang yung mga lumang-luma rito katulad ni Joel Malaubang, to mga to lumang-luma na to. Yan. Amoy antik na yung mga yan. Okay? Si Ma'am Agnes, Agnes de la Cruz ng Bulacan still also watching with us. Yan. Hello, hello sa inyo. Hello, hello sa mga nanonood sa atin at nakikinig. Murag wak-wak daw, sabi ni Wengski Danias. Okay, ito yung kwento natin. May isang babae. Yan. May isang babae. 45 years old na,
hanggang ngayon, dalaga pa rin. Bakit? May problema siya. Anong problema? Bakit walang nagkakagusto sa kanya? Ngongo siya. Ngongo. Kaya walang magkagusto sa kanya. Eh dahil desperada na siyang magkaroon ng asawa, ang ginawa, pumunta sa simbahan. Okay? Pumunta sa simbahan. Humarap sa rebulto ngayon. Eto ngayon, pagharap sa rebulto, anong gagawin niya? Ha? Nanalangin siya. Eto yung panalangin niya. Sabi niya, Lord, o imayami o na ako, Lord, ang ayong wala palit akong anawa, mimingyang ulang alili, o Lord, ima lang, wala palit akong anawa, Lord, maamanahin na ako. Yun yung sinabi ng babae. Ngongo nga siya, di ba? Ngongo, naintindihan nyo ba? Hindi. Kaya nga, ngongo. Okay? Okay? Okay. After 1 month, wala pa rin siyang asawa. Okay? Wala pa, wala pang lumiligaw kasi nga ngongo. Okay, sa Bisaya yata bungi. Yan. Eto ngayon dahil desperada, bumalik sa simbahan, nanalangin ulit. Sa harap ng rebulto, nanalangin ulit, sabi niya, Lord, may mat na lang. Wala pa rin akong atawa, Lord. Maawa ka naman, Lord. Yun yung sabi niya. Hindi niya alam, doon sa likod ng rebulto, may sakristan naglilinis. Hindi niya makita, sa likod ng rebulto. Sabi niya nung sakristan, kawawa naman yung babaeng yun, no? Naawa siya. Okay? So, after 1 month, wala pa rin asawa yung babae. Desperadang magkaroon ng asawa. Bumalik ulit sa simbahan, nanalangin ulit. Sa harap ng rebulto, eto, sabi niya, Lord, Pumat na lang. Wala pa rin akong atawa. Lord, maawa ka naman. Ngongo na nga. Sabi niya. Eh, hindi niya alam. Okay, hindi niya alam. Nandoon ulit yung ngongo. Okay, nandoon ulit yung ngongo. Okay, nandoon ulit yung ngongo sa likod. Eto na ngayon. Narinig ulit. Sabi niya. Sa susunod ng balik niya, sasagutin ko na siya, sabi niya. Eto, balik ulit, after 1 month. Sabi niya, Lord, imat na lang, wala pa rin akong atawa, maawa ka naman na akin, please, sabi niya. E nandoon ulit yung sakristan, narinig ulit, sabi nung sakristan, sinagot siya, Iha, wakang mag-alala, hindi ka na iiha, ngongo impala. Yan. So, ano yung lesson ng story? Okay, minsan, nilalagyan natin ng limitasyon yung sarili natin. Bibigyan ko lang to ng 6 months. Pag hindi ako naging successful, mag-quit na ako. Imbis na ang i-goal mo kung kailan ka magsasucceed, ang gino-goal mo kung kailan ka mag-quit. Hopefully, may natutunan kayo, guys. Maraming salamat sa pag-aantabay nyo. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Sana sa mga ka-business partner nyo na hindi nakapakinig ngayon, i-share nyo mo to. Sabihin nyo, makinig sila. Nandito naman sa page natin yan, hindi mawawala. Pakinggan ulit. So, maraming salamat. God bless you. Ingat po lahat. Puso para sa inyo. Bye, guys! Bye! Bye-bye! Opa!